Pag nagsalita ka, time starts agad. Okay? Yes. Go. Okay, magandang gabi sa lahat ng ating mga kapatid, no? Na always nagsubaybay dito sa Punto por Punto. At sa aking kaharap ngayon, ang isang Baptist defender kang Brother Makmak, no? Good evening din sa iyo. So sa aming tema ngayon na aking titindigan, papatunayan na ang Roman Catholic Church or Catholic Church ang iglesyang itinatag ni Kristo ayon sa Biblia at sa standard reference. So mga kapatid, affirmative po ako dito, so papatunayan ko talaga sa Biblia at sa standard reference. So ang unang papatunayan ko dito sa Biblia na klaro si Kristo nagtatag, nagtayo ng iglesia. According sa Mateo kapitulo 16:18, hindi rin siya tutol nito. Sa Mateo 16:18, ganito po ang pagkasabi. And I say to thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. So klaro na si Kristo nagtatag talaga ng iglesia. Nagtayo siya ng iglesia. So itong Mateo 16:18, ginamit ko ito, prueba na si Kristo ay nagtatag ng isang iglesia. At anong iglesia na kanyang itinatag? Ating babasahin dito sa Protestant version ng Baxter, no? Ating mababasa dito sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16. Kasi si Kristo nagtayo ng isang iglesia. At dito sa sulat ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16, ganito po ang sinabi. And besides the Jews, I have choosing people and other Gentiles, then I must call gather to me. And the Jews and the Gentiles shall be one Catholic Church under the only universal head and shepherd. So klaro, kasi Kristo nagtayo ng iglesia. Anong iglesia ang kanyang itinayo? Sa Bibliang Protestante, one Catholic Church. Sa tema namin, Biblia at Standard Reference ang papatunayan. So ating babasahin dito sa mga dyaryo lamang, kundi mga libro talaga dito sa the old world in America. Ganito po ang sinabi, no? More than 1,100 years, Jesus Christ, the Son of God, came upon an earth to save mankind. In his atoning death, in his glorious immortal before leaving this world, to go to the Father, our Lord founded the Catholic Church. Ano daw? Si Kristo po ay nagtatag ng Iglesia Katolika or Catholic Church. So dito na naman ating dagdagan dito sa Compton Encyclopedia, Volume 20. Ganito po ang sinabi, Roman Catholic Church, the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were the members of one religion, Christianity. So kung ano daw? So ang Katoliko, no, one member Christianity, na bilong lang pala sa isang reliyon ang Christianity noon, at yon ay ang Roman Catholic Church. Ating babasahin dito, ano ang reliyon na nabilong lang sa isang Christianity? Dito natin babasahin sa isang namang standard reference, no, hindi to dyaryo lamang, dito sa Merriam-Webster Dictionary. Dito sa page 132, ganito po ang sinabi. Catholic is a person who belong to the Universal Christian Church. A member of the Catholic Church, if specific, the Roman Catholic Church. So klaro na napurbahan ko talaga na yung Christianity na bilong lang sa isang reliyon. At itong reliyon to, Roman Catholic Church, based sa ipinahayag kong mga standard reference. So mga kapatid, dagdagan pa natin, no? Ating babasahin dito sa International Encyclopedia Volume 20. Ganito po ang sinabi mga kapatid. A Roman Catholic Church, there are two valid equal definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. So klarong-klaro na ang Roman Catholic Church o ang Catholic Church equally valid definition its founder. So baka sabihin ito, iba yung Roman Catholic Church at iba din yung Catholic Church. Sinabi na nga dito na equally valid definition, pareha, no? So klaro, si Kristo po ang nagtayo. So marami pa tayong mga
libro dito, no, ating dagdagan pa. Dito na naman sa isang standard reference. Itong standard reference, tinatanggap ito sa mga university. Kasi nga, standard reference, kinukuha ito ng basis, no? At itong standard reference, non-sectarian ito, no? Dito sa World Book Almanac, no? The Book of Facts, ating babasahin dito, mga kapatid. Sinabi dito, Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. Ano daw? Ang Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. Anong tema namin? Papatunayan ko na ang Roman Catholic Church o Catholic Church itinayo ni Kristo, no? Based in the Bible in standard reference. Sa Biblia na patunayan ko, sa standard reference na patunayan ko. At ito pa, mga kapatid, no, dadagdagan ko pa. Dito sa the history of our world, no, mga libro talaga itong dala ko, no? Anong sabi dito? Christianity grew from humble beginnings. Jesus Christ, the founder of Christian religion. Ano daw? Si Kristo daw ang founder ng Christian religion. At ano naman ang Christian religion na kanyang itinayo? Ating babasahin naman dito, no? Sa One Religion Christian. Ating babasahin sa malaking Webster Dictionary, no? Itong kapatid ko ngayon, hahanapan ko siya mamaya nito, no? Kasi sa akin, no, nasakit ang burden of proof, ilalatag ko talaga, no, kung anong meron. Ito po ang sinabi, mga kapatid, no? So ito, mga kapatid, dito sa page 155, the Catholic is the original Christian church. Ano daw? Ang Catholic Church, Roman Catholic, original Christian church pala. So klarong-klaro. At ito pang dagdagan pa natin. Dito tayo sa Pilipinas. History ng Pilipinas. Kasi may prohiba talaga tayo, no? Hindi lang yung puro lang tayong salita. Wala tayong prohiba. Sabi pa, all opinions are equals with absence of evidence, no? So may ebidensya talaga tayo. Dito sa Kasaysayan Daigdig, pahina 179. Ganito po ang sinabi, mga kapatid. Nagsimula ang katawagang Katoliko, simbahang Katoliko, upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran, at katagang Katoliko ay nangahulugang universal, pangkalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Ano daw? Si Jesus ay nasa simbahang Katoliko. Ay, ang tanong, ibang ebidensya sa simbahang Katoliko si Jesus? Ito po ang sagot, no? Dito natin babasahin sa ang ating daigdig kasaysayan pag-unay, page 201. Bakit nasa simbahang Katoliko si Kristo? Kasi nga, dito, mga kapatid, sa page 201, ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang relihiyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. So klaro na si Kristo talaga ang nagtatag. Magkasabihin niya, Abrad, hindi man nabasa sa Biblia ko. Na problema mo na yan. Hindi ko na yan problema. Kasi ang stand ko, papatunayan ko, no? Sa Biblia, papatunayan ko sa standard reference. So hindi lang Biblia, pati standard reference. So napatunayan ko ang aking stand. Magigibalan niya ito, no? Kung makapagbigay siya na hindi si Kristo ang nagtatag, makapagbigay siya ng isang tao lang. Kung hindi si Kristo, magbigay siya kahit si Tampulano lang, no? Talong-talo ako sa debating ito. Pero pag hindi siya makapagbigay ng founder kung hindi si Kristo, so therefore, mga kapatid, hindi niya nagiba ang aking tindig. So may sinabi si Kristo sa Juan 8:17, no? Kung papatunayan sa dalawa tatlong saksi, yan ay totoo. So yung ebidensya kong inilatag, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, marami. So therefore, yung tema ko ngayon, napapatunayan ko talaga, no? Strong documents, strong evidence na ipinahayag ko. So mga kapatid, ito po ang ating masasabi na dito sa debating ito, no, na ang Roman Catholic o Catholic Church, iglesia po, tinayo ni Kristo. Baka magtatanong siya sa akin, no? Litra po litra, no? So ito yung sasagutin mamaya, no? Ating papatunayan sa Biblia. So therefore, papatunayan natin sa Biblia at standard reference. Kung ang standard reference, no, magkatugma yan sila, yan ay totoo. So yan, mga kapatid. So i-wave ko na lang yung 28 seconds, no? Salamat po sa lahat ng ating mga tagapanood sa punto por punto. Rodeo et Eclesia. Okay, ayan. So, yan po ang ating bisita. Si
Brother Rosby Alihabo, isang converted pastor, galing isa siyang pastor sa Born Again, ngayon ay Katoliko na at dumidepensa na sa atin, no? Pareho kami, ako dati ako Seventh-day Adventist Evangelist, siya naman ngayon, siya naman ay pastor. Malaki-laki lang yung rango niya sa akin dahil pastor talaga 'to. Okay, bigyan naman natin sa ating bisita naman si Brother Makmak. Brother Makmak, ready ka na ba, Brother Makmak? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so bigyan natin kay Brother Makmak para sa kanyang 10 minutes na pagko-cross-examine kay Brother Rosbe. Brother Makmak? Okay. Sige, una ko pong tanong ay ginamit mo ang Merriam-Webster, ano? Una kong tanong, kapag nakalagay sa Merriam-Webster, sang-ayon ka ba? Yes or no? Yes, kasi po, sang-ayon ako. Kasi tema natin nila eh. Papatunayan sa Biblia at standard reference. Ang Merriam-Webster Dictionary, standard reference yan. Nagpapatunay na sa Merriam-Webster, si Kristo talaga, no? Ay bilong sa iglesyang itinayo niya na ang Catholic. So, klaro yan, ating basahin, no? Dito, sa Merriam-Webster Dictionary, Catholic is the original Christian church, original pala. So, hindi pala piki. So, klaro. Tanggapin natin. Next question. Merong nakalagay dito sa Merriam-Webster na ang Roman Catholic, basahin ko ha, definition of the Roman Catholic by Merriam-Webster, of relating to or being a Christian church having a hierarchy of priests and bishops under the Pope. Tanggap po ba na ang Roman Catholic ay under the Pope? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko po tema. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko po tema na papatunayan ko na ang Roman Catholic under by the Pope. No, wala po kaming iba po yung tema. So ang tema namin, yung specific lang po, yung subject matter namin, church founder. So doon siya magtanong sa inilatag ko na church founder. Hindi po kami nag-debate dito ng Pope, no? So next question po siya, Mr. Moderator. Salamat. Brother Rosbe, ang tanong ni Brother Makmak ay pasok sa paksa. Kaya sagutin mo ba, sagutin mo yung tanong niya. Sige lang bro, okay lang bro. Okay lang bro, okay lang. Next question na lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. No problem, no problem. Sige, thank next you, question na lang. Okay. Next question ko ay ganito, no. Yung mga nilatag mo kanina na mga references, gusto ko lang malaman, sila ba ay mga Greek scholars, bro? O hindi sila Greek scholars? Ito po ang sagot. Objection muna. Objection muna, Mr. Moderator. Yes, objection naman. Anong objection, bro? Yung topic namin, hindi Greek scholar. No? So, pwede bang magtanong siya doon sa tema namin? So, bro, Makmak, ang tanong mo, bro, Makmak, is out of topic dahil masyadong malayo na yun kung Greek scholar ba yung ano yung mga pinagbabasa niya mga references. So malayo na yun sa topic. Ang topic is patunay, napatunayan niya na ang founder ng Iglesia Katolika ay si Jesus Christ. So gibain mo yun. Bigay ka ng pangalan ng founder para magiba mo yun. Okay, go ahead. Okay. Objection muna po, sir. Sige lang. Okay, go ahead. Sir, hindi ba papasok yun na magtatanong ako regarding doon sa credibility ng sources niya since nilatag niya yung sources. Para lang maipasok ko yung aking argument na through that question, may mai-present ako sa kanya na gusto kong sagutin niya. Eh, hindi ba pwede yan? Hindi pa papasok. Counter-objection. Teka lang. Teka muna, Brother Rosbe. Hindi ko naiintindihan yung sinabi ni Brother Makmak. Pagkawin nga, Brother Makmak. Okay, ito kasi yun, bro. Since nilatag niya yung mga sources, mga modern sources na yun, gusto ko lang tanongin yung credibility ng mga article maker noon. Kung Greek scholar pa. Ewan ko lang kung ito ba ay pasok kasi pagkaalam ko nilatag niya kasi so may karapatan na pong magtanong based doon sa kanyang binigay na credibility sources, mga credible sources. Ang ano ko lang, hindi ba pwede papasok yung ganung tanong? Hindi pwede bro kasi iba na yung tinatanong mo, hindi na yun based sa topic. So hindi pwede okay. Yun. Sige. Okay. Okay. The next question. Okay, so ito na lang tanong ko no. Ginamit mo ang Matthew 16:18, Brother Rosby, ano? Gusto ko lang malaman, meron ba akong mabasa doon sa original Greek, Katolikos, o wala akong mabasa doon na Katolikos? Ito pong sagot. Yung tema natin, hindi isang versiko lang po. No? Objection po?
Objection po. Sir moderator. Malino po ang aking tanong, categorical. Ano? Kailangan na magpaliwanag. Categorical ang tanong. Oo. Oo. Saka na siya magpaliwanag ho, sir, pag nagpili na siya doon sa dalawa. Siguro ganun na lang. Sagutin. Rosbe, sagutin muna ng categorical bago ka magpaliwanag. Sige, sagutin muna ng categorical. Ulitin ko po, sir. Okay, ulit mo yung tanong, brother, ano, brother Makmak, para makuha niya yung tanong. Teka lang, may ano daw siya, may counter-objection daw siya. Pakinggan mo muna. Mr. Moderator. Yes, anong objection? Kasi hinahapan niya ako ng letra po letra. Hindi naman kami nag-tema dito ng letra po letra. Papatunayan ko sa Biblia. Kaya sasagot ako sa kanyang tanong na hindi letra po letra. Ayon sa Biblia. Kaya hindi lang man Mateo ang Biblia eh. Meron ding Juan. Meron dong Acts of the Apostles. So sasagutin ko sa doon. Sinahinapan niya ako ng board of proof eh. Bro, Rosbe, sagutin mo muna ng categorical bago lang, ibigay yung paliwanag mo. Sige lang bro, okay lang. No problem. Okay lang yun. Consider natin. Oo. Consider ko sigurado na lang. Ka? Yes. Consider ko na lang. Sige. Next question na lang. Oh, binasa niyo ho kanina, Brad Rosby, yung ginamit mo na sources na Baxter na sabi mo Protestant source ata, sabi mo kanina. Ano bang nabasa mo doon, bro, sa letra por letra, bro? Catholic or Roman Catholic? Ano kung nabasa niyo doon letra por letra? Catholic or Roman Catholic? Ang nabasa ko po dito ha. Dito ko muna ako magbigay sa inyo ng proof, no? Kasi tinatanong mo ko sa Baxter. Ang nabasa ko po dito, one Catholic Church at sa Roma 11:23 Catholic Church. At dito, yung tema natin, hindi lang Biblia, standard reference din, ito, sa International Encyclopedia Volume 20, Catholic, Roman Catholic, equally valid definition of the Catholic Church compared to full nature of Jesus Christ. So equally valid definition, yung Catholic at Roman Catholic, no, equally valid definition yan silang dalawa. So therefore, sinabi nito, one Catholic Church. So yan po okay. Ang next question. Okay, sige. So linawin natin ha. So ang nabasa mo doon, confirm ko lang, ang nabasa mo doon, Catholic, hindi Roman Catholic, correct? Yes or no? Yes, ang nabasa ko dito, one Catholic Church. At dito sa referensya, Catholic equally valid definition of the Catholic Church. So Roman Catholic Church at Catholic Church equally valid definition. So therefore, yung tema natin, Biblia at standard reference. So pinapatunayan ko sa Biblia at standard reference. So yun po ang sagot, one Catholic Church. Nasagot po ang tanong. Next question. Bro Rosby, may tanong. Ako lang kung payag ka sa tanong na to eh. Aware ka ba, Brad Rosby, na merong tinatawag na Protestant Catholic? Aware po ba kayo dyan or hindi? Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Mr. Moderator, out of topic po siya. Hindi po kami nag-debate dito ng Protestant Catholic. So yung pinapatunayan ko, Roman Catholic o Catholic Church. So ang subject matter naman dito, Church Founder. So out of topic po yung, ano ba yan? Protestante ba yan? Or Protestant Catholic? Iba po yan. Bro, teka muna bro. Tinatanong ka lang niya kung aware ka ba na mayroong Protestant Catholic. Aware ka ba o hindi? Okay lang. Hindi, no problem sa akin. Okay na bro. Kung ganun lang paliwanag, wala problema. Next question po naman. Okay, next question. Okay. Next na question, Brad Rosby. Sa Biblia ba, ano ang equivalent ng salitang Catholic sa Greek? Alam niyo po ba o hindi? Kata, holos. Ito po sagot. Catholic, Acts chapter 9 verse 31. Ito po sa Greek. Mamasahin ko ha. Acts 19:31. Ito pong sabi. He meant on Ecclesia Catholic, Thessodias, kay Galatias, kay Samarias. So ang sinabi dito, Ecclesia Catholic sa English, at tinatawag yang Catholic Church, no? Or Iglesia Catholica. So yan po ang definition po sa tinatanong nyo. So nasagot ang tanong. Next question. Okay, sige. So ginamit mo yung katagang kata, no? Pag sinabi bang kata sa Biblia ay Roman Catholic na agad? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Okay. Yes, bro. Out of topic po siya, Mr. Moderator.
Bro, yung tanong niya, pasok sa topic yon. Pag sinabi bang kata, Catholic ka ba? Pasok yun, bro, pasok yun. Hello. So dapat, Mr. Moderator, dapat i-kompleto niya, pinuputol niya eh. Catholic yung ang sinabi ko, binanggit ko eh. Tapos yung kata lang siya. Sahol lang siya. Sahol lang siya. Sige, gawin kong Catholic. Sige, gawin kong Catholic. Sige, for the sake of, for the sake of your satisfaction. Ano. Sige, gamitin ko yung Catholic or Kataholos doon sa gawa 9. Alam ko naman yan. Ngayon, ito po yung tanong ko, Brad Rosby. Doon sa ginamit mong katagaan na yun, Kataholos. Sinabi bang Kataholos sa Biblia? Sa Biblia, ha? Tumang Catholic na agad? Yes or no? Yes, ito po. Categorical yes. Basahin ko muna, ha? Basahin ko muna. Sinabi dito, Hymn on Ecclesia Catholic. Yung tema natin, Biblia at Standard Reference. Ito po ang sinabi sa International Encyclopedia. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the liturgies of its founder. So, equally valid definition, yung Roman Catholic Church at yung Catholic Church, equally valid definition. Ano naman equally? So, pareha lang. So, yan po ang tanong, kasi yan po ang sagot, kasi yung tema natin, Biblia at Standard Reference. So, hindi lang tayo diyan tulok sa Biblia lang, Standard Reference din gagamitin natin. Ito yung kasi yung... question. Next question, Dob. Oh, okay, salamat ha. Next question, no? Kasi ang tanong ko, ayon sa Biblia, kung ang Kataholos, Katoles, Kataholos ba yan? Kataolis sa Greek. Kaya sabi mo, Catholic na agad, nag-yes ka. Matanong ko lang doon sa Acts chapter 9, tanong ko, may nabanggit ba doon? May mababasa ba ako doon na Roman sa Greek? O wala akong mababasang Roman doon sa Greek? Ito ba, itong sagot. Wala tayong mababasang letra po letra, pero may maintindihan tayo na itong Ecclesia Catholic, ito rin yung Roman Catholic Church base sa standard reference. Ito po, basahin natin, ulit-ulitin natin, inulit ang tanong, uulitin ang sagot. Sinabi dito, equally valid definition of the Catholic Church, the Roman Catholic Church. So klaro po, yung Ecclesia Catholic or Catholic Church, equally valid definition po yan sa Roman Catholic Church. Ang tema natin, Biblia at Standard Reference. Huwag kang Biblia lamang, pumasok ka rin sa Standard Reference. Kasi marami akong mga libro dito, Standard Reference. Nasagot ang tanong, next question. Okay, so sabi mo, yes yung sagot mo. Ngayon, ang tanong ko, meron ba akong mabasa, Brad Rosby? Ako ha? Hindi ko sinatanong na, meron ka. Meron ba akong mabasa sa isang talata? Magkadikit yung Roman at Kataholos. Meron ba tayong mababasa? Meron ba akong mababasa ng ganun? Wala. Objection, Mr. Moderator. Yung tanong niya, inahanapan niya ako ng letra po letra. Yung tema kasi namin, sa Biblia at sa Standard Reference, pinapatunayan ko sa Acts 9:31, Ecclesia Catholic. At itong Ecclesia Catholic or Catholic Church, ito ay comparable to full nature, equally valid definition of the Roman Catholic Church. So dapat, hindi siya, wala kami temang letra po. Mas maganda, sagutin mo na lang ng categorical, tapos bigay mo paliwanag mo kung bakit walang letra po letra. Ganun na lang. Okay lang bro. Okay lang pa rin. Okay pa rin. Okay. Sige. Move that to the next question. Ikaw yung nag-okay, ha? Sige, next question. Yes. Okay. Thank you, bro. Ano, dyan, bro. Ngayon, gusto mo akong dalhin sa reference na standard na sinasabi mo. Ma-confirm ko lang, bro. Yun bang Encyclopedia Curio acceptable or not? Yes. Objection, Mr. Moderator. Objection, bro. Encyclopedia ang binanggit niya, Mr. Moderator. Hindi siya nagbigay kasi ng ano, eh. Yung ano bang klaseng encyclopedia ang itatanong mo? Dapat kumpletuhin mo para masagot ko ng maayos. Yan po. Sagutin mo na lang. Bro, sagutin mo na lang yung tanong niya. Kasi gumamit ka na yung encyclopedia. Sagutin mo na yung encyclopedia ginamit mo. Yun na yun. Okay lang yung tanong niya. Walang problema yung tanong niya. Wala akong nakita mali doon. Okay. Sige po. Sumagot naman siya. Sabi niya yes daw. Sabi naman niya yes. Oo. Salamat yes. Sa pag-yes. Ano? Acceptable po yan kasi nga, non-sectarian yan eh. Non-sectarian, wala yung kinakampihan.
tinatanggap niya ng mga university tulad ng ginagamit ko sa ang kasaysayan ng daigdig, pahina pagod, page 201, ang simbahang Katolika isa sa mga sanga ng Kristyanismo ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. So therefore, itong mga standard reference, hindi to peke. Hindi man to dyaryo. Standard reference ang ginagamit ko. Hindi po dyaryo, libro talaga. No, kinakita ko naman sa iyo eh. No, hindi to peke, libro talaga ito na kinukunan ng mga basis. Okay. Sunod na tanong, nasagot ang tanong. Okay. So ang sabi mo, pag encyclopedia, acceptable sa iyo. At hindi naman peke, non-sectarian, acceptable general. Encyclopedia, no? Kung mabasa ko ba, bro, sa encyclopedia, bro, na ang foundation ng Catholic faith ay nasa Nicene Creed, no? Nicene Creed, no? Yung Nicene Creed, ito yung foundation ng Catholic faith sa encyclopedia. Pag mabasa ko ba, tatanggapin mo ba yan o hindi? Objection, Mr. Moderator. No, hindi. Yes, ano objection? Masok sa Nicene Creed, no? So yung sa akin dito, no, church founder kasi yung tema namin eh. Dapat doon siya magtanong. No? Oh, bro, teka lang, Brother Rosbe, nasa negative stance si Brother Makmak. So yung tanong niyang yon is isa yun sa mga paraan niya para gibain ang paksa mo. Sagutin mo na lang yung tanong. Sige lang, okay lang. Sige lang. Tanong. Okay pa rin? Okay. Sagot ako? Hindi. Next question na lang. Okay na, sige. Sagutin mo ba rin, Rosbe? Ano? I-running time nyo, bro. I-running time nyo. Next question po ako. Oh, siguro, i-web ko na siguro, bro, ano, Jando, Mr. Moderator. Wala mong ganong nasulat na. Medyo yun lang yung mga na-confirm ko kasi dito sa ano. Notes ko. Sinabi niya. Sige. Web ko na lang, sir. Web mo na lang. Opo. Sure ka? Oh, sige. Yes, sir. Opo. Visit ko yung time. Yan. Sige, bigay naman natin ang pagkakataon para sa pagtutol nitong si Brother Makmak na isang Baptist evangelist, no? Bakit siya tumututo na Katoliko ang siyang tunay na iglesia? So bigay natin ang pagkakataon si Brother Makmak ng 10 minutes. Pagsisimula ang time pag nagsalita ka na, bro. Go ahead. Thank you po, Mr. Moderator, and to everyone who are watching the Zoom. Ay, sa ating kausap din si Brother Rosby, no? This is our second time debate because in the first debate natin doon sa page namin ay napakaganda debate. Mapapanood po ninyo sa Baptist Faith Defenders yung debate ho namin. Maganda po ang sagot niya doon. Sabi niya, ang mga apostol daw ay Baptist. Sabi po niya ni Rosby. So ngayon, nag-raise up siya ng another challenge na ito daw, yung RCC naman yung kanyang patunayan. And I will be the one who will act as a negative. Okay, so maraming salamat ngayon for the opportunity. Bakit po ako tutol na ang Catholic Church na Roman ay hindi ito tinatag ni Kristo? Meron akong babasahin na isang article. ito ay claim lang. No? Claim lang ito. Hindi ito actually evidential in terms of a biblicality na original na derivative, so Hebrew man or Greek, wala po. Basahin ko lang po itong article mula sa www.catholiccomehome.org. So this is an article coming from the source of the Catholics. No? Hindi galing sa akin, hindi galing sa Protestant. So from the Catholics, so this is the title of the article, no? That 2-minute answers find truth in some difficult questions provided by the Catholic faith answer givers. So ang sabi ko dito, why do Catholics believe the Catholic Church is the one true church? Founded 2,000 years ago by Jesus Christ himself. May nagtanong. Ginawa nila ng sagot. The Catholic Church is the only church today that can claim to be the one church founded by Jesus. Eh, ano kung masasabi ko? Mas maganda. So, the Catholic Church is the only church today that can claim to be one of the church founded by Jesus Christ 2,000 years ago. So according to the statement of the Catholics, based on their answers, they have said that the Catholic Church is the only church today who claim to be the one church founded by Christ. So it is just a claim.
So anybody can claim that they are the true church. Even the Protestants can claim that they are the true church, Iglesia ni Cristo, and so on. So kung pag-uusapan claim, kahit satanista pwede mag-claim. So I want yung ano talaga, yung una, based sa aming paksa, Bible, and then history. Ayun. So based din sa history na gusto kong tinanong kanina, dito sa ano kasi, kung gusto kong basahin kanina dapat, na sa encyclopedia, since he admitted already na ang encyclopedia is an acceptable source since ito ay non-sectarian. Now, let me just read to you the article coming from the encyclopedia. And this is a historical article, Almanac transcript. Sabi dyan, ang ano muna, ang publisher nito ay si Knoll, Mark A. Knoll, 1997, the article maker. And then, ang paksa is the Catholic of the Reformation. Basahin ko lang po yung phrase ng title. Things to remember while reading Profession of the Tridentine Faith. Tridentine Faith. Sabi dyan sa paragraph number 1. Paragraph 1 states that the Nicene Creed is the foundation of the Catholic faith. Ayan. This position was declared by the Council of Trent in 1547. The Nicene Creed was written by early church fathers and adopted at the Council of Nicaea in CE 325. So that is the statement from the encyclopedia na ang Catholic faith daw ang yung foundation na nila ano based doon sa Nicene Creed. I don't know if tutol siya dyan. Kung tutol siya dyan, yung problem, wala naman problema. Kung mag-claim siya na sila yung true church, wala din naman problema sa amin. Dahil sa kanilang Catholic answers na mismo nagsabi, na tinatag lang. Tinatag lang doon sa Nicene. Another one. At lang ha. Sa kanilang ano po, sa kanilang catechism, sa Roman Catholic Catechism, sinabi po doon na ang Iglesia Katolika ay tinatag kay Pedro. And we had a debate ni Brother Hamstead dito sa Redcon na tinatag ang Iglesia Katolika Romana, thank you po, sa kay Pedro. And this is the article from the Catechism of the Catholic Church, no, second edition, so number 552. I think familiar kayo dyan kasi most of the viewers here are a Roman Catholic Church members, no? So, sabi nito, Simon Peter holds the first place in the College of 12. Jesus entrusted a unique mission to him. Through a revelation from the Father, Peter had confessed, "You are the Christ, the Son of the living God." Our Lord then declared to him, "You are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it." Christ, the living stone, thus assured his church built on Peter. So, binilt down ni Peter. Ah, hindi. Sorry. Binilt kay Peter, not si Peter. Okay. So, sabi nila, ay, kay Peter lang naman. Hindi naman si Peter nagtatag. Yes, ano ang problema kung hindi si Peter nagtatag? But the problem is, itinatag siya sa makasalanan. Kasi si Peter, makasalanan. Tinanong ko si Hamsky dito, si Peter ho ba makasalanan? Yes po. So, tanggap mo ngayon, ang Iglesia Katoliko, tinatag siya makasalanan? Yes. Sabi niya. Okay. So po, meron pa akong babasahin yung to share. Basahin ko lang din po ang ano. Yo pong The Spirit of Catholicism. Ang author dito ay si Carl Adam, isang Catholic author. Sa page 15 na kanyang sulat, ang sabi dyan, yet the Catholic does not derive his faith in Jesus from the scriptures. Ayun, yun po nakalagay. Again, hindi ako to ha. Ito ay Catholic source. I will not use any source except the Catholic and the yung secular, yung sinasabi niya na general source. And then sa Merriam-Webster, as I asked a while ago sa kanya, na ayon ba siya na under to ng papacy, ng Pope, kasi nakalagay dyan. Kung sasagutin sana niya na sang ayon, itatanong ko kasi siya doon na saan ko po mabasa in one verse na merong tinawag sa original Greek na Pope.
mabasa yung katagaan yun sa Greek, Textos Vaticanus man na Roman Catholic text, o sa Textos Receptus na Greek text ng Antioch Syria. Sinsa lang ano kung tanong. So ngayon, based sa kanyang sagot, Catholic naman daw ang nabasa doon sa Baxter, hindi naman daw Roman, which is siya na nag-admit. Tinanong ko siya kung aware siya na may Protestant Catholic. Meron po Protestant Catholic. I have an article that, regarding that. Pero I will not use it as a showdown kasi di naman worth na i-showdown pa yung ganung tanong lang naman yun. So, okay na ako doon kasi sabi niya hindi naman Roman Catholic ang nabasa. Tapos tinanong ko siya kapag sinabi bang Catholicos or Catholic ay wala naman daw mababasa na ito ay nakaangkla sa Roman na mababasa sa Bible. At yan po ay nasa ano? Tingnan ko lang saan mababasa yan. Nasa Acts kasi yun eh. Dito po yung nakalagay sa Greek is I men un ecclesiae kai polis or catholic. So ang nabanggit na lugar hindi naman Rome. Ang nabanggit diyan ay Galacia, ay Galilea, sorry, di Galacia. Galilea, kay Samaria, and then Judea. Tatlong lugar po, Judea, Galilea, and then Samaria. So hindi po Rome. Eh sabihin nila, eh under naman ng Roman Empire yan. Yes, under ng Roman Empire, pero hindi naman po yung head niyan. Emperor yun eh. It could be Nero. Hindi naman po si Nero. So sabi niya, hindi. At daming objections, eh, pinapalampas ko na lang kasi napipilitin ko pa siya. Ayaw nga nang sagutin. Ayun. So, yun po na. No? Ilang time na lang? Siguro i-wave ko na Brad dyan doon. Okay, so ni-wave na lang niya. Meron pa sana siyang natitirang 39 seconds, no? Okay na. So, yan. At sa 217. Hello? Yes! Okay, no? So, ni-wave na niyang oras. Papaalala ko, mananonood sa atin ngayon ng live. 343 in all. 126 sa Facebook at saka 217 sa YouTube. So, yan. At, sabi dito, basa mo na ako ng comment ha. Sabi dito ni Winston Barquez. Sabi ni Winston Barquez dito, Catholic faith, not the Catholic Church, iho. Winston Barquez, the Catholic faith on Christology was formally defined by Nicaea 1 in 325 AD. And this became the dominant doctrine on Christology and later the creed. Sabi naman ni Rose C, does he even understand what he reads? Sabi naman dito ni Flower Girl, dapat next time Q&A lang lahat ng tanong ni Baptist sasagutin ni Catholic. Sa talakayan lang po yan. Meron tayong doctrinal talakayan kung saan kung sino yung mamahayag, babanatan ng tanong. Pag kami namahayag, yung Baptist o sinong bisita, uubusin yung buong oras para magtanong sa atin. Yun, no? Pero kung sila naman ang magpapahayag, ang naman yung side natin at saka yung mga viewers ang tatanong sa kanila. Ubus pa rin ng oras. Ubusan ng oras yun. Sa talakayan. Pero dito ay one-on-one, one-on-one to dialogue. No? Kaya meron talagang ganitong rule. No? Pasensya na kayo, no? So, sabi naman dito ni Winston Barquez, any church can claim to be Catholic because Christ intended his church to be Catholic in Matthew 28:19. Okay. Ayun. Then, okay, tuloy tayo, no? So, doon naman tayo sa ano naman, sa rebuttal. Rebuttal naman tayo, no? Ibibigay ng 10 minutes rebuttal at clear mo na yung time. 10 minutes rebuttal muna si Brother Rosbe sa kanyang topic na ang church, ang Catholic ay ang true church. Irerebate niya lahat ng mga pahayag, mga tinanong ni Brother Makmak. At pagkatapos niyan, another 10 minutes naman para siya naman ang tanungin. So, Brother Rosbe, ready ka na ba? Yes.
Mr. Moderator, hindi pa ba ito cross-examination? Cross-examination pala, nakalimutan ko. Okay. Sorry, nakalimutan ko. Na cross-examination pala. Okay, 10 minutes cross-examination. Okay. Masalamat sa ating napagkapuging moderator, Brother Jando, no, sa Puerto Purpunto. Especially kang Brother Mac, no, sa aming maginoong talakayan. Sa lahat ng mga kapatid natin dyan, no, na nakikinig at nanonood sa Puerto Purpunto. Thank you. So, sa tema namin, Biblia at Standard Reference. So, dito muna ako magtatanong sa Standard Reference, no? Kasi wala naman siyang nilatag eh. So, ito nilatag ko ngayon. Dito sa gagamitin kong The Word Almanac in the Book of Patch, page 688. Dito kita tatanungin. Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. So, Roman Catholic Church traditionally founded by Jesus Christ. Ang tanong ko, narinig mo ba ang binasa ko sa Standard Reference? Narinig o hindi? Categorical, yes or no? Yes, narinig ko. Narinig ko. And then? Sunod na tanong. Ex-question ka. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, narinig mo ang aking binasa. Ang tanong ko po, sa iyong narinig sa aking binasa dito sa Standard Reference, ano ang iglesia na itinayo ni Kristo? Sagot. Hindi yan. Inatag ni Kristo dahil una. Objection, Mr. Moderator. At ganun. Tanong ko siya eh. Yung tanong ko, narinig ba niya? Ang sabi niya, narinig niya. So tinatanong ko sa kanya yung basis sa narinig niya sa aking binasa. So tinatanong ko sa kanya, sa narinig mo sa binasa kong Standard Reference, The World Almanac, The Book of Acts, sa narinig mo, anong iglesyang itinayo ni Kristo? Sagot. Categorical. Ang sagot ko nga, hindi nga yan ang iglesyang tinatag ni Kristo. Bakit? Mr. Moderator. Ngayon naman. Tapusin muna ako. Objection, Mr. Moderator. Nasa muna ko, the question is categorical, but answer categorically. Yes, so, Brother Makmak, ang tanong niya kasi, tinanong kanya kanina kung narinig mo ba ang binasa niya ng Catholic Church was founded by Jesus Christ. Sabi mo, narinig objection. Mo. Ang follow-up question niya sa iyo, base sa narinig mo, ano ang iglesia ang tinayo ni Kristo? Yun ang pagkisagot. Yes. Oo nga. Ibig sabihin, yung kanyang second question kasi, ho, hindi na makategorical. So dapat patapusin niya ako. Pag categorical yung second question na yun, talagang obligado ako sumagot. Categorical, pipili talaga ako doon. E kaso, walang categorical, sumagot ako, naging tear-up. Hindi ko maintindihan ano ba talagang gusto niyang rules. Sumasagot naman ako. Yun po, Mr. Moderator. Bro, yun ang sagot niya, bro. Basta, yun ang sagot niya. Next. Uulitin ko ang tanong. Sana ay request ko lang, wala pong tumawa po. Wala po sana tatawa ng saan side nakikinig. So ito po yung tanong ko. I-catholical kita dito ha. Sige. Sa binasa kong The World Book of Acts, page 688, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Narinig mo ba na si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church? Narinig mo o hindi? Categorical, yes or no? Narinig ko sa claim. No, yung claim ng article na yan, sabi ng article na yan, yan daw yung tinatag. Pero yan ay mali dahil yung gumawa ng article, una-una, hindi reliable dahil modern source. Pangalawa, hindi niya makukonfirm sa Bible yung kanyang claim. Kaya pagdating sa inyong Catholic answers, claim lang daw ninyo. Kaya walang prejudice acceptability yan. So next question. Bro Mac, ito po ang sunod na tanong. Dito, ito naman tatanong ko sa iyo, the Old World in America, page 100 dito. More than 1,100 years, Jesus Christ, the Son of God, came on earth to mankind. And before leaving earth, the Father of our Lord founded the Catholic Church. Dito sa narinig mo, anong itinayo ni Kristo? Catholic Church o Protestant Church or Baptist Church? Categorical. Okay, ayan, categorical yan. So ang tinatag dyan, Catholic daw ang nabasa eh, no? Hindi nakalagay na Ecclesia Roma or Roman Catholic Church ang nakalagay. Ang nakalagay, Catholic. For your information, kapatid, madaming Catholic. May Protestant Catholic.
Ano ba talaga? So, ibig sabihin, yung gumawa ng article na yan, general yung kanyang pagkasabi. At saka una, hindi yan gaanong recommendable. Bakit? Kasi una-una, yung mga article na ginagamit mo, hindi nila mako-confirm yan una sa Bible, lalo na sa Greek. Kaya tinatanong kita kanina, kung Greek scholar ba yan? Sige, next question. Dito kita tatalungin sa The New Book of Knowledge, volume 16, page 287 dito, ha? Roman Catholic Church, the church may be described that Jesus Christ founded. Ang tanong ko sa iyo, tatanggapin mo ito o hindi? Catholical, yes or no? Yung book, tanggap ko, pero yung article, ang linaw. Ang sabi ng article, maybe. It may be, baka. So, ibig sabihin, hindi absolute na gagamitin mong source. Kasi nga, kahit tanong, kahit maglalatag pa yung 1 million yan, pag tinanong kita saan nila na-confirm yan sa Bible in the first place, ikaw mismo sasabi, ikaw mismo haamin, wala eh. So automatically, denied yung, ano mo, yung mga sources mo na yan. When it comes to the one topic na issue ng RCC, hindi prejudice bias yan. Dapat i-confirm mo na sa Bible ba, para maging totoo. So dito ako sabi, tanong, next question. Sinabi dito, sa Roma Kapitulo 11:23, no, ating babasahin. Roma 11:23, Catholic Church. At sinabi din dito sa Living Bible, unang Pedro 5:12, Church here in Rome, ang tanong ko sa iyo, anong iglesia ang nasa Roma? Sagot. Baptist. Tanungin, tanong ako, ano? Baptist. Nasa Romans 6, chapter 6, verse 2. Those who are baptized in Christ are baptized in baptismen. So, mababasa sa original Greek. Pero yung sinasabi mong Living Bible, una-una, kayo gumawa niyan eh. Catholic Bible yan eh. At saka pangalawa, hindi siya proven doon sa original text. Kaya nga nagtatanong ako, original text ba yan? Yan ba ay Greek original New Testament text? Hindi, next. malayo ano mo, malayo yung ano mo. Next verses question. Mo. Ang sulat na nasa Roma ay Baptist. Kung mabasa ko sa iyo, ang sulat ni San Pablo at ni San Pedro na nasa Roma ay tumutukoy sa Catholic Church. Tatanggapin mo, nagkamali ka. Yes or no? Clerical. Okay, to sagot ko ha. Yes, tatanggapin ko na mali ako kung mabasa mo doon, ha? Tatanggapin kong mali ako pag mabasa mo doon sa original text. Roman Catholicos. Pag hindi mo mabasa yung katagang Roman Catholicos, teka muna. Bigyan mo ko ng time, yes, bro. Yes, teka. May objection. Anong objection mo, Brother Rosbe? Objection, Mr. Moderator. Yung tema kasi namin hindi kasi Greek lang. Kasi Biblia, patulayan sa Biblia. Yes, kahit anong version. Kahit anong version. So, sumagot po sa simpleng tanong ko. So, please, Mr. Negative. Brother Makmak, wala sa usapan nyo na Greek lang gagamitin? Wala sa Wala din naman sa usapan. Bro. Opo, bro. So, opo. Pero sumagot ka sa tanong niya. Ayun mo, sumasagot ako, bro. Pero ito yung objection ko, bro. Wala naman din kaming usapan na bawal gumamit ng Greek. O, di ba? So, yes, dapat i-allow niya. Bawal. Yes, bro. Deka, moderator's time, ha? Moderator's time. Mamagitan lang ako, ha? Yes, wala kayong usapan na bawal kang gumamit ng Greek, pero hindi yan argumento na iwasan mo ang tanong ni Brother Rosbe. Sagutin mo ang tanong niya, bro, bago ka magpaliwanag. Bro, sorry ha. Hindi ko iniwasan. Sinasagot ko. In-interrupt naman niya ako eh. Gusto ko sana tapusin yung sagot ko. In-interrupt ko. Opo. Thank you po. Pabagutin niya tayo. Opo. So, ang sagot ko, Brother Rosbe, kasi inaamon mo ko ng admission na mali o tama. Ngayon, ang counter-objection ko, Mr. Moderator, payag ako na mali ako eh. Kung mabasa niya sa isang talata doon sa Book of Epistle ng Roma, sa original text ng Greek na magkadikit, Roman Catholicos, pag hindi niya mabasa, iwasan niya ang showdown, mag-next questions niya. Ganun na lang. Teka, moderator's time muna. Moderator's time. Brother Rosbe, may usapan ba kayo na ang final answer nasa Greek Bible? Wala po kami usapan. Biblia po yung nakalagay eh. So, Biblia lang talagang Greek. Biblia po ang usapan, hindi Greek. Natanggap mo ba, Brother Makmak, na wala kayong usapan na ang final answer dapat nasa Greek Bible? Eh talagang wala kaming usapan. Ibig sabihin, general ang magiging talakayan ngayon regarding sa anong Bible yan. Kasi sabi nyo kanina, any version eh. O ngayon, biglang malilimitahan ah.
Yes, tama nga, diba? Yun, bro, pero parang parang nililimitahan mo kasi si ano, Brother Rosby, kaya tinatanong ko lang, kina-clarify ko lang. Sige, next question na lang. Oh, next question na lang siya. Okay. Brother Rosby, go ahead. Salamat, bro Mac. So, next question na lang ako, no? So, ginamit mo kanina ang Nicene Creed 325 AD. Sabi mo doon nag-umpisa. So, ang tanong ko sa iyo, sa 325 AD na ginamit mo, may nabasa ka ba? Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church or Catholic Church. May nabasa ka o? Wala. Katolikal. Meron? Yes, oh, yes, meron. Basahin ko sa iyo. Huwag mo pakialaman. Lagi, lagi kang nag-interrupt eh. Yun ang di ko gusto sa iyo eh. Oh, pakinggan mo ako. Respeto mo ako. Ako makumunta dito sa inyong room. Ngayon, nasabi dito, pasahin ko ha, bakit may nabasa? Kasi nakalagay dyan, paragraph number 1 states that the Nicene Creed is the foundation of the Catholic faith. Una-una, yung Nicene Creed, hindi si Cristo yan. Yan ay mga nataga-Roma, nagkahalo-halo ng mga pinagtitipo ni Constantino. Kaya automatically, talagang letra for letra, hindi talaga si Cristo yan. Objection, oh, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Foundation yung tinatanong ko. Klaro po yung tinatanong ko. May nabasa ba siya dyan? Sa Nicene Creed 325 AD, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Hindi po kondisyon. Yan po ang dapat sagutin niya. Yes or no? Mr. Moderator, Mr. Moderator, about ko itong objection na. Yes, anong counter-objection? Gusto ko maging oriented siya sa rules na kapag ka ang opponent sumagot ng categorical na yes, irespeto niya kung anong sagot. Hindi man niya matanggap o matanggap, i-repute niya sa kanya presentation. Hindi pwede yung ganyan na nagsumagot ako sa rulings. Sabi niyo kanina, pag-categorical sagutin, eh ngayon mag-i-interrupt siya sa akin. So, dapat nito, siya yung mabawarningan eh. Kung may warning yes, dito yes. Ha, walang alam. Yes, bro, Brother Rosby, sumagot siya kanina ng sa categorical question mo. At the following answer niya is, yun ang paliwanag niya. So, next question. Okay. So, next question, dito kita tatanungin. So, ibang tanong naman, no? Dito sa history na sa Pilipinas, no? Dito sa pahina 201, ang sinabi dito, ang simbahang Katoliko ay isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang reliyong itinatag ni Jesucristo noong unang siglo. Tatanggapin mo ito, hindi? Yes or no? Categorical. Sabi ko nga sa iyo, hindi ko tatanggapin yan. Bakit? Kasi sa inyo mismong source, Catholic mismo ng author, sabi, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika. Nagkukontrahan na kayo eh. Ito ay galing kay Padre Trinidad, Juan, page 25. Ngayon, tatanggapin ko lang yan kung yan ay makonfirm ng author na nasulat niyan ng book na yan sa grade 2, grade 3, grade 4 ata yan. Kung makonfirm nila sa original Greek sa Bible, Roman Catholicos, kahit din na walang nakalagay foundation, kahit Roman Catholicos isang talata, tatanggapin ko, mag-aanib ako sa Iglesia Katoliko eh. Eh kaso hindi mabasa sa Greek yan, original Greek. Reklamo ka nga eh. Next question ka. Sabi mo, hindi mo tatanggapin, no? Dito, tatanong ko sa International Encyclopedia, volume 20. Ganito po ang sinabi. Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church that Jesus Christ its founder. So, sinabi dito, Roman Catholic Church at Catholic Church, equally valid definition. Tatanggapin mo ito, hindi? Yes or no? Categorical. Hindi. Dahil automatically basura yan. Bakit basura ka ko? Una-una, sinabi na ni Juan Padre Trinidad sa kanyang page na sulat niya na ang pangalang Iglesia Katolika ay hindi nang galing kay Jesus. Siya na nagsabi, Katoliko sa Katoliko, paglalabad, pagpagbungguan-bungguan mo. Ibig sabihin, tatanggapin ko ngayon kung makonfirm nila sa original text ng Greek na may mabasang Roman Katolikos. Pag wala, automatically, yan, ano na yan, prejudice bias ang tawag dyan. Ibig sabihin, hindi siya confirmatory sa Bible. Nagsarili lang next. Siya ng claim sa modern source. Hindi ganyan. Next ko, ganyan din. Tatanungin kita dito sa Greek original scriptures sa Acts 9:31. Ang sinabi dito, Hemen on Ecclesia Catholis. Ano ba ang Ecclesia Catholis sa English? Catholic Church o hindi? Catholical, yes or no? Ay, hindi. Hindi yan Catholic Church. Ang nasa English, ganito. Throughout all Judea, throughout all Galatia, Galilea and Samaria. Hindi yan Catholic. Ano ba? Ecclesiae Catholis. Hindi naman nakalagay dyan Ecclesia Roman Catholicos. Sa dictionary na Merriam-Webster, ang Catholic ay Catholicos sa Greek. Kaya gusto kong basahin mo para ma-confirm na
Basahin mo sa talata, Roman Catholicos, doon sa Acts 9, sa original textos, Vaticanos pa lang. Hindi next. Next question. Oh. Sabi mo hindi. Tatanungin ka dito ha, dito na talaga sa malaki na Webster Dictionary ha. No, Catholics is the original Christian church between the Roman Catholic Church, a member of one religion, Christian Church. Ang ang tanong ko sa iyo, no? Saan nabilong ang Catholic Church or Roman Catholic Church? One Christianity o hindi? Yes or no? Categorical. Hindi. Hindi. Oh, kailan man ha? Hindi kasi ang tapos na. Sige. Sagutin mo muna, bro. Bigyan kita ng pagkakataon makasagot muna sa tanong na 'yon. Oo, sige. Hindi, bro, kasi nakalagay na mismo sa encyclopedia eh. Kung encyclopedia gusto mong gamit, eh legit naman din 'yon. Galing nga kayo sa Nicaean, founded nga kayo. Pinagkukontra-kontra mo na 'yung stand mo niyan, sasagot ko din. Ibig sabihin, kukontra 'yung sagot mo, sagot ko, kukontrahin mo 'yon. 'Yung stand mo kukontrahin mo kasi 'yun ang nakalagay sa source eh, founded kayo sa Nicaean eh. Eh parang nagkasulpukan 'yung pananampalataya ninyo niyan. Okay. Yun po ang sagot. Time na. Okay, so yan. Kayo na bahalo musga kung sino ang pangapaiwas. Ayun na musga, kung sino ang tinatanong at umiiwas ng sagot sa pagsagot, ha? Kayo na bahalo musga, ayoko magsalita. Okay, papaalala ko lang na ang nanonood sa atin ngayon sa YouTube is 280. And then sa Facebook natin is 126, no? Yan. Okay, so talagang marami-rami yung nanonood sa atin. Okay, bigyan naman natin ang pagkakataon si Brother Makmak para sa kanyang 10 minutes na rebuttal stand. Sige, hey, Bruce, Brother Makmak. Si Bro Rosby ata mag-stand bro kasi nagtanong siya. Oo. Siya ata. Oh, siya na tayo. Sige, oh, siya yan. Sige, rebuttal stand ni Brother Rosby, 10 minutes. Go ahead. Okay, salamat, no? Salamat sa ating moderator sa Punto por Punto at sa ating katunggali ngayon, si Brother Mac sa Baptist Apologist Defender. So, klaro at klaro, sa aking tema na natindigan ko talaga. Pero sa kanyang negative side, hindi niya nag-iba yung tema ko. No? Kasi tanong na tanong ako sa kanya, pero iwas naman yung aking kapatid sa Baptist Defender. Tinatanong ko siya. Unang tanong ko sa kanya. Dito sa World Book Almanac, sinabi dito, Roman Catholic traditionally founded by Jesus Christ. Tinatanong ko sa kanya, narinig mo ba ang binasa ko? Sabi niya, narinig niya. So, parang lumabas sa kanyang bibig, narinig daw niya. Follow-up question ako sa kanya, sa base sa iyong narinig, ano ang iglesyang itinayo ni Kristo? Anong sagot niya? Maiwas. So, klarong-klaro mga kapatid, no? Dapat kung totoo talagang nasa iyo ang katotohanan, lalabas talaga yung katotohanan. 1:8:32 nga, you shall know the truth, and the truth will set you free. So therefore, no, kasi hindi niya bibigkasin, kasi pag binigkas niya, lalabas na si Kristo ang founder ng Roman Catholic Church. So, dyan pa lang mga kapatid, yung failure talaga, yung hindi siya nakagiba sa aking stand mga kapatid. So dun sa mga question ko sa kanya, tinatanong ko siya, no, tinatanong ko siya dito sa mga standard reference, no, sa 100 more than 1,100 years, Jesus Christ, the Son of God, our Lord founded the Catholic Church. Tinatanong ko siya dito, hindi niya tinanggap. Kasi daw, claim lang daw. There, no? Grabe naman claim. So mas mautak ka pa sa tinatawag natin na mga writers nito, mga author nito. Hindi naman to bias. Kasi pag bias ito, Katoliko sana ang author, hindi naman Katolikong author, non-sectarian nga. Hindi pwedeng Katolikong utol ito, hindi bias. Kaya nga nag-claim kasi may pinapatunayan. So sila nag-claim, pero well, hindi magkapapatunay. So therefore, sinabi nito, 1,900 years, Jesus Christ, the Son of God, our Lord founded the Catholic Church. Eh, Catholic Church, itinayo niya, hindi Baptist Church. Eh. So therefore, wala pa kayo nito. No? Kaya mga kapatid,
klarong-klaro na hindi niya nag-iba yung stand ko. No? Tinatanong ko sa kanya, marami pa no, dito sa the New Book of Life, volume 16, page 207, the history of the Roman began in the upper room of Jerusalem that Jesus Christ founded. Claim lang daw, sabi niya. Sabi niya, claim lang yan. No? Hindi na siya maniniwala. Kung hindi ka maniwala, therefore, no, iniwasan mo yung tema natin na papatunayan sa Biblia at sa standard na reference. No? So, therefore, mga kapatid, klarong-klaro na dito sa International Encyclopedia, Volume 20, Roman Catholic Church, there are two equally valid definitions of the Catholic Church, na ang Roman Catholic Church at ang Catholic Church, equally valid definition, pareha lang pala. So therefore, mga kapatid, no, hindi siya nagkagiba sa aking stand. No? Therefore, siya yung nagiba nito sa debating ito. Kasi tinatanong ko siya paiwas na paiwas yung sagot eh. No? Tatanong ko yung categorical, hindi sasagot. So therefore, mga kapatid, alam nyo na sa lahat ng mga viewers kayo lang yung nakikinig. No? Tinayo ni Kristo ang Roman Catholic Church sa aking ibinigay ng mga bersikulo at sa binigay ko ng mga standard reference kasi ito yung tema namin, Biblia at standard reference. Tinatanong ko sa kanya mga kapatid doon sa Tagalog, no? History ng Tagalog, hindi tinatanggap na ang simbahang Katoliko isa sa mga sangay ng Kristyanismo ang reliyong itinatag ni Kristo. No? Kasi nga, bakit ang Catholic Church ay tinatag ni Kristo? Kasi ganito ang binanggit ni San Pedro sa Living Bible, unang Pedro 5:12, Church here in Rome. Iglesia na nasa Roma. At ano ba ang iglesia na nasa Roma? Sinabi ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 11:22. Anong sabi dito? In God, Protestante Biblia to ha? Hindi to Katoliko. Kasi sabi niya kanila, Katoliko daw ito. Pero Protestanto, kahit i-search nyo pa si Richard Baxter. Ganito ang sinabi, in God exalted from them, grace to gospel if they converted from unbelief, which God can effect, they shall be grafted into the Catholic Church. Therefore, ang sinabi ni San Pedro na iglesia na nasa Roma, ang sinabi ni San Pablo, ang sinabi niya, Catholic Church. Therefore, nabasa ang Roma, nabasa din ang Catholic Church. So, sinabi ni San Juan Jesus, versikulo 16, one Catholic Church. Therefore, napatunayan ko talaga. Doon sa mga tinatanong ko sila, hindi siya sumasagot eh. Ano ba to? Ako mahina internet? O sila tanong, mahina internet? O, tinatanong ko pa siya dito. No? Hello? Tuloy bro. Napos ko. So tinatanong ko sa kanya mga kapatid na yung Catholic Church ba, no? Equally valid definition ba ito ng Roman Catholic Church? Hindi siya sasagot. Kasi sabi niya, no, claim lang daw yan. No? Agrabe naman claim na yan. So, therefore, mas mautak pa siya sa mga historia na yan. Kasi yung historia na ito, yung mga standard encyclopedia, Britannica, mga non-sectarian kasi yan, no? Kumukuha sila ng basis sa nakaraang panahon. Kaya tinatanggap yan sa mga university. No? Claro naman, mga kapatid, no? Yung mga tinatanong ko sa kanya, no? Hindi siya sumasagot ng maayos. Paiwas ng paiwas talaga siya. Yung sinabi ko pa dito, tinatanong ko pa siya, ano ba ang tunay na reliyon at Christianity? Sinasagot niya, hindi daw Catholic. Pero nabasa ko dito sa Merriam-Webster Dictionary, dito, the original Christian Church is the Catholic Church or Roman Catholic Church pertaining the whole Christian Church. No, klarong-klaro mga kapatid. No, Roman Catholic Church pala yan. Member of the Catholic Church. So, ito sa Biblia, nabasa natin Catholic Church. Sa dito sa referensya, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. So hindi niya magigiba yan, no? No, pumupunta pa siya doon sa mga pop, no? Out of topic na siya mga kapatid. Yung stand niya hindi nakagiba sa akin, dapat yung totoo pa yung pagiba niya sa stand niya, dapat makapagbigay siya ba na ito si Tampulano, no?
ito ang nagtatag ng Roman Catholic Church, no? Pero hindi siya nagpagbigay. Therefore, sa debate, talong-talo sa dyan, no? Failure sa dyan. Kasi hindi naman siya nagpagbigay. Kung hindi si Kristo ang nagtatag, sino? No? Dapat may pangalan talaga. Kasi ako, may pangalan ako, nag-claim ako, pero pinapatunayan ko sa mga standard reference sa Bibliang Protestante. Sinabi pa niya, katoliko daw. Hindi naman katoliko yung Richard Baxter. Alam niya yan, Protestante yan, kaya i-search niya pa. No? No, ito ang stand niya, mga kapatid, sa tinatanong ko sa kanya, hindi siya nakapagbigay ng sagot na maayos. Paiwas ng paiwas talaga siya, mga kapatid. So, hindi natin pipilitin. Kasi, freedom niya yun, no? Sa pagsagot. So, ang mga nanonood, no? Alam niyo na ang Baptist Church hindi yung tinayo ni Kristo. Catholic Church talaga. No? Roman Catholic Church o Catholic Church. Equally valid definition of the Catholic Church. No? At tapos, ginamit niya pa yung 522 sa Catechism. No? Hindi daw si Kristo ang nagtayo. Wala naman tayong mababasa kahit dito may Catechism of the Catholic Church man ako dito. No? Wala tayong mababasa. No? Tapos ginagamit pa niya yung Nicene Creed 325 AD. Tinatanong ko sa kanya. No? Labda ko ako. Nakuan. Oh. Tinatanong ko siya sa 325 AD. Mabasa ba diyan? Sabi niya hindi na mabasa na doon sa 325 doon pa lang umpisa or nag-start or naitayo. Sabi ko sa niya, diyan sa 325 AD, the First Council of Nicene, may mababasa ka ba diyan na Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church? Ang sagot niya, meron daw. Pero hinihingian ko siya, hindi siya makapagbigay. So, diyan mga kapatid, no? Alam nyo na. Sabi pala, alam na. No? So, diyan mga kapatid, so yung pag-iba niya sa stand ko, hindi po siya nag-iba, no? Sad to say, Brother Macmac, apologist of the A Baptist faith defender, hindi ka po nakagiba sa stand ko, no? At yung mga question ko sa iyo, paiwas ng paiwas ka. So therefore, failure talaga yung argumento mo kanina. So ginamit ko pa kanina, no? No? Na yung one Catholic Church, kasi isa lang na naman yung tinayo ni Kristo, kaya isa lang iglesia din yung aangkinin ni Kristo. One Catholic Church, hindi po Baptist Church. Sinabi pa niya, ang mga apostolist daw, mga Baptist daw, no? Hindi sila, nagbautismo sila, no? Pero hindi sila Baptist. Yan yung, hindi sila Baptist Church. Ano yung nakita? Okay, no, naubos na ang 10 minutes na rebuttal stand ni Brother Rose Bay. So, bigyan naman natin ng 10 minutes na cross-examination itong si Brother Macmac sa rebuttal stand ni Brother Rose Bay. Brother Macmac, go ahead. Opo. Thank you po. Okay, sige ho. Una ko pong tanong, Brother Rose Bay, no? Bro, meron ba akong mabasa, bro? Yung mga katagang Roman Catholicos sa original Greek teksto ng Biblia, sa isang talata. Meron ba akong mabasa noon? Or wala akong mabasa noon? Itong sagot, no. Kasi hindi naman Greek yung Roman eh. English yan eh. So, wag mo ako, akala ko marunong ka mag-Greek. Hindi naman Griego yung Roman eh. So, sa Greek, Ecclesia Catholic. Ito pong mabasa. Ecclesia Catholica. Sa history or standard reference, ito po, the history of the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. So, therefore, tumayan ko. Next question. Okay, bro. Salamat, bro. Next question ko, bro. Ano ang Greek ng Rome? Alam mo ba ang Greek ng Rome or hindi mo alam? Objection, Mr. Moderator. Isa lang objection. Hindi po kami nag-topic dito kung ano ang Greek ng Rome. Or yes. Yung Rome. Lugar kasi yung tinatanong niya eh. Hindi naman kami nag-debate dito ng tema namin na papatunayan ko yung anong Greek ng Rome. So, babalik siya doon sa tema namin. Church founded. Yes, tama yun. Brother Macmac?
Hindi nyo topic kung anong Greek ng Rome. Sige, ang topic sige, nyo, sige. Tututulan mo na si Jesus Christ ang founder ng Katoliko. Yun ang trabaho mo. Okay, next. Okay, okay. Okay, at least okay. Ngayon, aware ka ba na ang Greek ng Rome ay Roma, Yos? Roma, Yos ang Greek niyan. Aware ka ba? Hindi. Objection, Mr. Moderator, again. Yes. So, ulit ito. Hindi yan topic namin eh. Hindi kami nagpapatuloy yes. ito sa Greek. Ano ang Greek ng Rome? So, sorry. Hindi ko yan sasagutin kasi nasa rule natin eh. Dapat next question magdanong... agad mo. Ganun. Wala ko lang sasagutin. Next question. Makmak, pasensya ka na ha. Moderator's time ha. Pero nakakadalawang beses ka na nagtatanong ng out of topic sa oras na to. Pero kanina, marami ka pa tanong na out of topic. Please, nasa role na huwag lumabas sa topic. Hindi nyo topic kung ano ang Greek ng Rome, ano ang Greek, ano ang Greek, ano ang Greek. Hindi yan ang topic nyo. Yes, ano? Wala ho ba akong karapatan na magtanong base sa kanyang nilatag kasi pinapatunayan niya ang salitang Roman eh. Na tinatag ni Cristo. Hindi po wala ba ako karapatan magtanong patungkol dyan sa Rome? Hindi po, dito hindi tatanggapin niya. Ang kanyang tindig is the Roman Catholic Church, referring to the church, not to the city of Rome. So yung tanong mo, yung citizen ng Roman at saka yung city na Rome, hindi yun ang topic. Ang topic is the Roman Catholic Church. Yun ang topic. So doon ka magtanong sa ano ang subject matter ng topic nyo. Next question. Okay, sige po. Ito lala yung tanong ko. Sang-ayong ka ba dito sa world history na nakalagay dito, Paul had to rebaptize them. And this time, the Holy Spirit came upon them and they spoke in tongues and prophesied. Sang-ayong ka ba sa world history na si Paul nagrebaptize? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Hindi yes, naman, nag-tema dito ng baptism eh. Sa baptism yes. na si Mr. Moderator. Out of topic. Yes. Pabalikin. Brother. Salamat. Okay, sige. Alright, sige. Sige, next question na lang. Bro, Makmak. Warning bro, Makmak. Lagi ka lumalabas sa topic. Ang trabaho mo, patunayan mong hindi si Kristo ang founder. Hindi yung paikot-ikot bro. Kasi masyadong obvious sa mga nanonood na you're asking out of topic. Please, back to the topic. Next question. Ganun ba? Sige, next question na lang. Ganun. Ito tanong. Sang-ayong ka ba sa CCC? Kasi ito, kinonekta mo to sa presentation mo eh, na meron ka dong ito eh. Sang-ayong ka ba sa CCC na ang Iglesia Katolika ay tinatag kay Pedro? Built on Peter, nabasa ko dyan eh. Sang-ayong ka ba dyan? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Eh naman. Ito ang objection. Hindi ko po sinabi kanina na si Pedro ay nagtatag ng Roman Catholic Church. Hindi yun ang tanong ko, Mr. Moderator. Ang tanong ko, sang-ayon ba siya? Ang tanong niya, bro, sumasang-ayon ka ba sa CCC ng Iglesia Katolika ay tinatag dyan kay Pedro? Yan ang tanong niya. Tinatag ni Cristo dyan kay Pedro. Yan ang tanong niya. Sang-ayon ka ba ng Iglesia Katolika ay tinatag dyan kay Pedro? Pasok ang tanong sa paksa, so sagutin mo. Yes, sang-ayon ako. Dito sa sinabi ako, babasahin ko ha. The assures his church built on Christ the living stone. The assures his church built on Peter. So yan po ang sinabi sa Matthew 16:18. I will build my church. No, you are Peter, a rock. I will build my church foundation. Yan po ang basa natin sa Holy Bible. Yan po ang tanong. Next question. Okay. Since sumang-ayon ka na ito ay kinatag kay Peter, ano nga kita dyan kay Peter? Na? Si Peter ba bro makasalanan or hindi mo? Objection, Mr. Moderator. Ano yes, man? Objection. Meron kami nag-topic dito ng sinners, makasalanan. Yes, no? Hindi, yes. Pasubak yun. Na topic. Pabalikin mo siya yes. sa tema namin. Brother Makmak, ang tinatanong mo, hindi pasok sa paksa. Hindi nyo, Lord, pasok hindi yun. Topic. Bro, hindi nyo Lord. Topic, bro. Hindi nyo topic kung si Peter ba makasalanan o hindi. Ang bro, topic pati pisok yun, bro. Kasi binanggit niya yun, bro. Hindi pwedeng, ano bro. Binanggit niya yun, eh.
Nilatag niya yun eh. Na, okay, Peter, so ngayon siya. Di tatungin ko siya, ipaluwa pa siya doon. Bro, hindi bro, pwede yun? Kung may sinabi man siya, bro, kung may sinabi man siya, at maliwanag naman, ako as moderator, nakikita ko naman na ang tanong is out of the topic. Out of the topic. Kung may nasabi siyang out of the topic, hindi mo hindi ka obligated na humabol sa kanya. Ang okay, tanong sige, mo okay. is out of topic, kaya next question. Okay, okay. O sige, next question. Salamat. Okay. Next question na lang. Sabi mo ang Iglesia Katolika, ito ay tinatag kay Apostol Pedro. Tanong ko sa iyo, sang-ayon ka na Iglesia Katolika tinatag sa makasalanan? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Binabalik na naman niya yung tanong eh. Tinatag. Yes. Pasok yun ha, kasi patungkol sa pagtatag yun eh. Ang tanong, bro, ang tanong niya bro, pasok naman sa paksa. Kasi pagtatatag sa Iglesia Katolika ang tanong niya. Sagutin mo na lang kung tinatag ba ito sa makasalanan o hindi. Kasi yung topic mo kasi tinatag ni Kristo. So sagutin mo na lang yung tanong niya dahil pasok sa paksa yun. Go. Ulitin ko para ma-refresh siya kanyang mga. Ulitin mo muna bro para ma-refresh lang ba? For the sake lang sa straight na forward na pagtatanong. Sabi mo ang ICC asang ayon ka na ito'y ang Iglesia Katolika Romana ay tinatag kay Pedro. Sa makatuwid, tumatay natanggap mo na ang Iglesia Katolika Romana tinatag sa makasalanan. Yes or no? Yes, tatanggapin ko yan. Kasi tayo naman, makasalanan naman tayo. Pero si Pedro po, no, rock siya ba to? Pero si Kristo, yung head rock, no? Episodos 20. Siya po yung punong bato. At si Pedro, pinagdasal siya ni Kristo dito sa Lucas chapter 22:31. No, pinagdasal dito si dito, and the Lord said, Simon, behold, Satan had desired you to have you that he may sit. Next question. Sagot ang okay. Next question. Ito tanong ko, bro. Saan ang mas maganda, bro? Tinatag sa makasalanan o tinatag sa walang kasalanan? Ang mas maganda yung tinatag talaga ni Kristo. Makasalanan may hindi. Objection. Yes, anong objection? Kategorikal lang tanong, sabi ko. Saan ang mas maganda, bro? Tinatag sa makasalanan o tinatag sa walang kasalanan? Kategorikal, di pwede iwasan yun. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? Sundan niyo kasi ako eh. Naiba yung topic eh. Doon yes, tama. Naiba. Naiiba ang topic. Naiiba. Naliliko. Bro, naliliko mo at naliliko ang topic sa ibang anggulo. Please. Magtanong ka. Tanong ang trabaho mo. Gibain mo na ang Katoliko tinatag ni Kristo. Yon ang trabaho mo. Yon ang gigibain mo. Yon. Ulitin ko ha. Maraming gusto nulit ito. Trabaho mo, Brother Makmak, gibain mo ang tindig na si Kristo nagtayo. Magbigay ka ng mga ebidensya ang hindi si Kristo ang nagtayo. Yon. Next question. Okay, sige. Lang ha. Next question. Okay, go ahead. Sang-ayon ka ba sa author na si Carl Adam, isang Catholic author, sa kanyang sagot, sa kanyang sulat pala na The Spirit of Catholicism, kapatid. Ano? Ang sabi niya, ang Catholic does not derive this faith in Jesus from the scriptures. Sang-ayon ka ba dito sa inyong author? Yes or no? Yes, sang-ayon ako pag standard reference yan. Kasi yung tema natin, standard reference. Pero pag hindi yan standard reference, commentary lang, hindi ko yung tatanggapin. Kasi tema natin, patunayan sa Biblia at standard reference. Ang standard reference, natanggap yan sa mga university. No? Yan yung tatanggapin ko. Next question. Okay. Kung tanggap mo yun sa makatuwid, tanggap mo na ang Catholic nga, sabi niya, hindi to derive kay Kristo sa pananampalataya. Sabi dito, Catholic does not derive his faith in Jesus from the scriptures. Ngayon, sang-ayon ka pala na ang Catholic hindi nga derive kay Kristo. Yes or no? No. Hindi ko tatanggapin kasi wala ka namang libro dyan eh. Standard reference mo yung ginagamit mo. Dapat makapagbigay ka. Ganito bang yung mga libro ko. Marami akong mga libro dito. Dapat makapagbigay ka. Dapat standard reference talaga yan. No? Na sinabi dyan, kasi church founder kasi yung topic natin, yung subject matter eh. Dapat nakalagay dyan, Jesus Christ next is not question. Next question. Okay.
Ano to, bro? For your information, online to. Online source. Online. Diction, Mr. Magpapagor. Oh, Iglan, di ko lang tanong. Sinabi ko lang. Wala yes. Po tanong. Ano ko moderator's time. Nasa role natin, no side comment. Nasa role natin yan. No side comment. Please, no side comment. Ah, sige. Next question. Niliwanag ko lang naman eh. Oh. Niliwanag ko lang po, ano? I-construct ko. Yung aking pagtatanong ay hindi ano. Kaya yung pananalita ko na hindi yun ano, atake sa'yo. Yun ay liliwanag ko lang na ito ay online source. Ngayon, next kong tanong. Sang-ayon ka ba doon kanina sa ating nabasa doon sa encyclopedia, no? Na ang Nicene Creed is the foundation of the Catholic faith. Agree ka ba dyan o hindi? Hindi. No, hindi ako agree. Kasi hindi naman ako nalit. Natanong kita kanina dyan na nabasa ba dyan si Kristo ang hindi nagtatag ng Roman Catholic? Hindi mo kasi nabigay eh. Ngayon, hindi ako sasang-ayon sa iyo na wala talagang mababasa dyan na Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Hindi ako sang-ayon. So yung ginagamit mo, walang mabasa that Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Nasagot ang tanong. Next question. Okay, next question. Sang-ayon ka ba sa Merriam-Webster na ang Roman Catholic ay under ng Pope? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Binabalik na lang yung question. So hindi kami nag-topic dito under by Pope, no? Yung Merriam-Webster tapasok yun kasi definition ng Roman Catholic yun eh. Hindi pa ako tapos mag-object, no? Bro, yung tanong niya, bro, is pasok yun sa paksa about sa Catholic Church yun. So please sagutin mo kung ang sumasang-ayon ka ba na ang Catholic Church is under sa Pope. Sagutin yes. Mo lang para matapos yes. Na. Natanggap ko. Pero yung tema namin, church founder. So patunayan ko na si Kristo ang tatag ng Roman Catholic Church, no? Sa Biblia as a standard reference. So therefore, no? Hindi niya ako maipit diyan na yung Pope, yung founder ng Roman Catholic Church. So nasagot ang tanong, next question. Okay, sige. Kung sang-ayon ka na ang Roman Catholic ay under ng Pope, meron ba akong mabasa, bro, sa original Greek na salitang Pope or wala? Sagutin mo lang kung meron ba akong wala. Objection, Mr. Moderator. Yes. So yes, bumabalik doon sa question na Pope, hindi yung topic namin. Nabasahin ko sa brother, original. Makmak. Okay. Wala ka na bang ibang tanong? Ulitin ko na naman uli, brother Makmak. Hindi paksa dito kung si ang Pope ba nagtayo ng Iglesia Katolik at yun ang gigibain mo. Ang topic dito, si Jesus Christ ang founder. Yun ang trabaho mong gigibain mo. Kung hindi si Jesus Christ ang founder, magbigay ka kung sino para matapos na yung ano yung paksa ni Brother Rosbe. Ang katungkulan mo, magbigay ka kung hindi si Kristo nagtayo, sino yun ang sagot, yun ang ano mo sa kanya, hindi yung Pope kasi hindi naman yung topic ang Pope. Please, back to the topic, okay, Brother Rosbe, Brother Bakmak. Okay, sige. No problem. Okay. Ito na lang. Siguro last na tanong ko to para kasi medyo denied yung mga tanong ko eh. So ito yung tanong ko pinakahuli. Meron ba tayong mababasa, bro, sa original Greek manuscript ng Biblia na letra for letra mabasa? Meron ba ako mabasa na gano'n na Romaios Ecclesia Catholicos? Meron ba tayong mababasa ng gano'n sa original Greek or wala? No. Pero may mababasa tayo dito sa Greek. Acts 9:31 Ecclesia Catholis. Yung tema natin, Biblia at standard reference. Sa standard reference, mababasa Roman Catholic Church equally valid definition of the Catholic Church. Yung Roman Catholic Church at Catholic Church equally valid definition. So, ang Ecclesia Catholis, Catholic Church yan, nasa English. At ito, ang mababasa natin, founded by Jesus Christ. So, nasagot ko po yung malinaw na tanong. So, next question. Klaro po. I-wave ko na, Mr. Moderator. I-wave ko na yung time ko. Salamat, no? I-wave ko na para rebuttal ko na. Tapos mamaya, last question siya. Okay, wave ko na po, Mr. Jando. Okay, when i-wave na yung time, no?
Iniwave na niya yung time ni Brother Macmac sa kanyang pagtatanong. So bigyan naman natin kay Brother Macmac sa 10 minutes na rebuttal stand na patutunayan niyang hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. So Brother Macmac, go ahead. Okay. All right. Una sa lahat, gusto ko linawin na hindi ako umiiwas sa kanyang mga tanong. Malinaw na sinasagot ko lahat yung kanyang tanong. No? Mali po yung akusasyon na yun. Malinaw sa mga nakikinig kanina pa. Sumasagot ako ng tanong niya. Hindi lang ako sang-ayon kasi una, prejudice bias ang source. Yung gumawa ng article, hindi niya pinatunayan kung ito ba ay Greek scholar ba ito. Kasi tinanong ko siya kung Greek, ayaw niya sagutin. Hindi ko tinatanggap yun. Una, hindi confirmatory sa Biblia. Parang ganito, basahin ko sa Encyclopedia Britannica na ang Protestant trace their history from the New Testament. Tanong, tatanggapin ba natin yun? Tapayag ba kayo doon? Iko-confirm natin sa Biblia kung totoo. Ganun yun. Pwede kayong mag-claim eh. Dito, Catholic Protestant mismo, Protestant trace their history from the New Testament. Sila mismo nag-claim eh. Tanggap ba ninyo? Kung hindi nyo tanggap, bakit? Kasi wala sa Bible. Kaya nga, iko-confirm nga sa Bible eh. Babalik natin sa Biblia. Saan mabasa sa Bible? Kasi nauna ang Bible before that source eh. Ang dali mag-claim kapatid eh. Later on, may mga bagong churches susulpot. Mag-claim din sila ng history nila. Magagawa sila ng article. Papayag ka ba? Siyempre, hindi. Bakit? May Biblia tayo eh. May Greek and Hebrew original text tayo eh. Kaya tinatanong ko sa iyo, kaso nasasaktan ka pag tinanong kita sa original Greek, naiinis ka sa tanong, paano kung mapasok yung katotohanan, nililimitahan yung aking pagtatanong, eh lahat naman yun nais, nabanggit mo eh. Sa DevCon kasi pwede yung ganun eh, sa Baptist Defender, payag kami sa ganun eh. Pwede yun eh. Kasi ang Diyos, Diyos ng kasagutan eh, hindi Diyos ng pag-iwas eh. Kung Diyos, ang sinasamba mong Diyos, dapat may sagot ka sa Kanya. Ibig sabihin, wala sa iyo karunungan ng Diyos, may iwas ka. Iyo, i-record mo mamaya yung ano ko, kung may iniwasan ba ako. Hindi ko lang tanggap yung sources mo. Mga Britannica man yan, ano man yan. Hindi ko tanggap yung gumawa ng article. Una, yung article, hindi Greek scholar. Pangalawa, hindi niya na-confirm sa kanyang sulat na yan ba'y nasa Biblia. Basta lang siya nag-claim tulad ng nasa Encyclopedia Britannica, Protestant trace their history from the New Testament. Dahil hindi ako papayag sa ganun. Una, i-confirm muna natin sa Biblia yan. Tama ba yan? Kasi ang paksa natin, patunayan mo sa Biblia eh. Tinanong kita, meron pang pope sa Bible kasi paksa at tunayan sa Bible. Ang sagot mo, hindi ko ni pinresent. Mr. Moderator, hindi ko naman inanong, sabi mo. Tinanong kita, may mababasa bang Romanos, Iglesia Katolikos? Ang sagot mo, wala. Oh, hallelujah. Puri ng Panginoong Kristo. Ang sagot mo. Tapos tinanong kita, sabi mo, mali, hindi naman daw Greek ang Roma. Hindi ba ang Greek ng Rome ay Romaios? Tapos sinunod kita, ayaw mo doon kasi pinapalabas mo out of the topic ako pero ikaw nagsabi, hindi, tinuruan mo ako na hindi yung Greek. Eh ngayon papasok ako kung mabasa yun sa Greek, ayaw mo na akong payagan doon. Self-serving ka, wag ganun. Ang debate kasi ipitan yan. Ako, lumalaban ako sa ipitan na debate kahit Muslim. Kaya ito, mga Muslim na to takot sa debate. Ito si Bashir. Napakalawlaw ni Bashir. Nagdudebate kami ni Rodriguez. Gusto kong iipilin si Rodriguez. Ayun niya. Eh, kasi kita yung sagot niya. Brother Ali Javier, huwag ka mag-call sa akin. Brother Ali Javier, disturbo ka na sa debate ako. Bira ka, oh. Pumapasok ka sa aming room. Talo ka naman ni Dino. Wala ka sa ayos kausap. Umigil ka. So ngayon, balik tayo. So sinagot po niya, mga kapatid, ano? Ang Iglesia Katolika tinatag daw sa kay Pedro. Ayun, may mga reklamo siyang konti doon, pero inamin naman niya na ito ay tinatag sa makasalanan, yes. No? Sabi niya, pareho sila ng sagot ni Hamske. Yes daw din eh. Okay, sige. I'm fine. O, tanong ko, asan mas maganda? Tinatag sa makasalanan o tinatag sa walang kasalanan? Ayaw na sagutin. Ayaw na. Di ba? Eh, tatanungin mo mga Baptist, saan tinatag? Ano sagot namin? Kay Kristo. May source ba kami? Meron. Oh.
Makasalanan ba sa tinatag sa makasalanan? Hindi. Si Kristo nga eh. Makasalanan ba si Kristo? Oh. Kaso hindi tayo ganun napaksa. Oh, ikaw na nagsabi sa debate natin, ang apostol, ang mga apostol, Baptist. Ipanood mo sa mga tao dito. Yung debate natin, recorded yun sa page namin, sa YouTube channel namin, doon yun. Inamin mo, letra for letra, ang apostol, Baptist, yes. Hallelujah. Ayun, ang, hindi ko lang gusto dito sa punto for punto na, sorry ha, hindi ko dinidisregard. Medyo yung nililipitahan ng expression ko ba? Expression ko na meron akong itatanong na, no? Para bang nililimitahan ako? Pero sa tip ko, allowed to mga kapatid, no? Hindi ko nung para, respeto ko yung ano ninyo. Pero personally, hindi ko lang, ano, hindi lang ako comfortable. Pangalawa, hindi ako preferred sa ganitong method pala. So, hindi ko din naman kasi alam na may ganon. Ganito ko yung ano. But anyway, salamat din. It's an honor to talk to everybody, no? Siguro, may mga makakadebate ako dito, I will papayag ako na dito. Kung ayaw nila sa page namin, eh, pwede naman. Sa amin ni Brother Jando, meron kami sa April 8. Baptist ng patunayan ko, Baptist Church ng pinatag. So, tagal pa yun. Si Brother Wendell din, gusto ko rin na hamunin, no? Dito sa punto per punto. Depende kung anong gustong paksa. Siguro ako naghamon, ako na lang magbigay na paksa sa kanya. Soon na lang yun, no? Brother Wendell, no? God bless you, bro. Ayun. So, ngayon, napatunayan natin na hindi pinatag ang Romang Catholic dahil sangayon siya. So, sangayon ka dito sa kay Carl, na Catholic author, na ito hindi galing kay Christ. Yes. O, so, sangayon ka nga na hindi nga. No. O, kontra-kontra na si brother. Ano? So napakaganda na ano na to. Gusto ko tukunin yung copy nito kasi nag-record din kasi kami sa page, naka-live din kami doon sa page. May mga nanonood din sa kabila. Kaya patas yung ano. Shout out sa mga kabaptist po namin diyan, mga kapatid, supporters. At sa aking mga kabaptist defenders na sa loob. No, na nag-coverage din sa live sa ating page. Maraming salamat no for your support. At tuloy lang po no na ang usapang ito maging educational no, hindi magiging slander no. Mingi ako ng pasensya naman yung nasabi ko ano, please forgive your friend and sa atin munting kausap. So siguro diyan lang ako iyan ko na i-wave ko na yung aking oras bro diyan. Bro diyan, okay, sa moderator. Okay, i-wave na niya yung kanyang oras no. Parang hindi ko yata nagustuhan yung sinabi niya yun. Bro, unang-una bro, maliwanag naman kahit tingnan mo sa comment section bro, ang tanong mo talaga is out of topic. Kaya ako as moderator, hindi ko okay. Pinapayagan na lumayo. No? Kaya balita ko si Brother Rosby, bago yan pumunta rito, numingi sa akin ng, ano, ng pwede ba ako mag-moderate, dumaan sa inyo yan. Sa Zoom ninyo, sa Messenger, sa ano ninyo, sa channel ninyo. At may sinabi siya sa akin tungkol kung paano kayo mag-rulings. At kung sa akin, nagtaka ka ko, ba't ko pinigilan yon yung ganun? Malamang sa inyo, continue yung ganun. Malamang ganun sa inyo, continue. Kahit na ang tanong is out of topic, pinuproceed nyo pa rin. Kaya siguro nagtaka ka kung bakit dito talagang binubunggo ko. Pasensya ka na, pero kahit tinan mo sa comment section, out of topic ang tanong. No? Okay, bro. Okay, so okay, bigyan naman natin ng pagkakataon si Brother Rosby for the final cross examination. Another 10 minutes kay Brother Makmak sa kanyang rebuttal stand. Brother Rosby, ready ka na ba? Yes. Okay, ready na siya. So, time starts pag nagsimula ka na magsalita. Okay, salamat pala sa ating katunggali ngayon, Brother Mac. No, respeto ko yung yung apo. Respeto kita as apologist, no? Itong friendly dialogue. So, ito po yung question ko. Ginamit mo ang CCC kanina sa 552 sa Katekisem. Sa 552 Katekisem, may nabasa ka ba na si Kristo ay hindi nagtayo ng Roman Catholic Church? May nabasa ka o hindi? Yes or no, categorical? Oh. Meron. Meron. Patapusin mo ako. Oh, kamasaktan ha. Meron kasi ang nakalagay diyan, tinatag daw kay Peter. So, ang nagtatag ng iglesia hindi kay Peter sa Biblia, tinatag mismo ni Kristo sa kanya sariling spiritual na bato eh. So, hindi to si Kristo to, tinutukoy ng mga Catholic dito sa RCC at sa CCC. Kasi sa Biblia, ang tinatag ng iglesia kay Kristo eh, I will build my church
yun ay Petra. Si Cristo Petra, hindi naman Petra si Peter, Petro si Peter. Kaya nagtataka ko, paano to ginawa to ka RCCC na to? Paano to kinonstruct? Ang layo. Objection, Mr. Moderator. Hindi pa ako nang objection. Pinatag kay Pedro. Yung tanong ko, may nabasa ba siya sa CCC 522 na nagsabi, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. May nabasa ka o hindi? Wala. Yeah, category ka, yes or no? Sinagot ko kanina, sabi ko, meron. Dapat irespeto mo yun, bro. Bro, meron eh. Kaya nga, ibig kong sabihin, meron kasi nga, una-una, nakapagtataka kung bakit kay Pedro tinatag. Hindi ito ang sa Biblia. Ang sa Biblia, tinatag sa Petra, hindi sa Petros. Si Peter Petros eh. Hanapan mo ko sa Biblia ng talata, doon sa Matthew 16:18, tinatag sa Petros, hindi sa Petra, sa Greek. Hindi mo mabasa Petros, bro. Kahit nga, kayo mo nabasahin. Go ahead. Next question. Susundan kita sa CCC. Babasahin ko ha. Sabi dito, Christ, the living stone, those assures this church built on Peter of victory, rock of the church. Ang tanong ko sa iyo, sabi mo, may nabasa ka, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Ang tanong ko, narinig mo ba ang binasa ko? Narinig mo hindi? Sagot. Narinig ko, kaya nga lang, kapag ako naman magsalita, ayaw mo pakinggan. Gusto mo akong i-interrupt. Pakinggan mo ako, kung pinapakinggan kita, pakinggan mo rin ako. Ang sagot ko sa iyo, hindi nga si Kristo ang tinutukoy dyan na biblical. Ibang ano yan, nagtaka ako kung kailan sinulat yan. Itong katekisim ninyo, sinulat yan. Hindi yan first century sinulat eh. Sinulat yan ng inyong mga scholar eh. Kaya mali yung interpretation nila dyan. Magbasa mo na sila ng original Greek. Bago pa nagsimulaan yan. Sabi mo narinig mo. Sa narinig mo sa binasa ko sa CCC, sa number 552, narinig mo ba si Kristo, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church na binasa ko? Narinig mo? O hindi? Narinig ko. Tapusin mo ako ha, pakinggan mo ako ha. Narinig ko nga kasi nakalagay dyan, tinatag daw kay Pedro. Hindi yan ang Jesus na nagtatag ng iglesia kasi ang Jesus na tunay na nagtatag ng iglesia sa Petra, hindi sa Petros. Ito mali. Ito mali yung sumulat niyan. Scholar niyo sumulat niyan. Hindi naman sila kinasiya ng Diyos. Next. Objection, ito, sumulat ng... Yan na naman, oh. Yes, anong objection na naman, bro? Sabi niya kasi may mabasa daw. Sabi niya, may mabasa daw. So sinusundan ko sa binasa ko. Sa binasa ko, may narinig siya, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Categorical yes or no? Ulit yung tanong ha, brother Makmak. Sabi mo kanina, nabasa mo. Tinatanong niya ngayon, nang binasa niya, may narinig ka ba na Jesus Christ is not the founder of the Catholic Church? Yes or no? Meron nga. Sinagot ko na nga. Pag hindi niya tanggap yung aking sagot, iyan mo na lang niya. I-present na lang niya sa ano. Ano na lang niya? Ang tawag niyan? I-conclude na lang niya na hindi niya tanggap yung sagot. Huwag nga yung interrupt yung panahon ko. Oras ko to eh. Narinig ko. Bakit? Narinig ko na ang sumulat nitong ano na to, katekismo, hindi mga apostol, hindi mga propeta, hindi kinasiyan. Mga scholar ninyo yan eh. Kaya hindi yan ang tunay. Next question. Mr. Moderator, pwede ko babasahin kung mababasa ba dito na Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic? Kasi ginamit niya ito. Tatanungin ko ito sa kanya eh. Sige. Time pause. Basahin mo kung may marinig ba ang mga audience. Nasabi niya kasi narinig daw niya na may nakalagay dyan, Jesus Christ is not the founder of the Catholic Church. Sige, naka-time pause yan. Sige, basahin mo for the audience. So ito po ang sabi ng Katekisimo 552. You are Peter and on this rock I will build my church on the gates of Hades will not prevail against it. Christ, the living stone, does assure his church built on Peter on victory of the powers. Itong tanong ko sa iyo. So, anong tanong mo sa kanya? Anong tanong mo sa kanya ngayon? No. May nabasa ba o wala? Categorical. Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic. Meron. Sabi nga dyan, no? This assures his church built on Peter. O kay Peter daw tinatag. Hindi si Kristo yan. Bakit? Kasi si Kristo nagtatag ng iglesia sa Petra. Sa kanya mismo. He is the Petra, the rock. Kaya meron mali yan. Hindi yan ang biblical. Napakamali yan. Hindi yan biblical. Sa original Greek, hindi ganyan. Kaya nabasa ko, meron. Next. Kalukuhan yan eh. Next question. Mr. Moderator, pwede ba kitang tanungin kung pwede ba ikaw magbasa
kung may mababasa ba o wala para malinaw po sa mga taong nakikinig. Sabi niya mabasa eh. Narinig pa niya mabasa Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Pwede mo bang basahin Mr. Moderator sa CCC number 552 kung mabasa ba talaga Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church? Bro, bro, hayaan mo na yung mga audience magbasa ng CCC. Sabihin mo lang kung anong CCC. Kasi ang role ko dito is moderator. No? Oh, so ang ano mo ngayon, magtanong ka na lang sa kanya. Hayaan mo yung mga ano mag magbasa mamaya. Huwag ka maalala, baka tapos ng dialogue nyo, babasahin natin yung CCC at mapatunayan natin kung talaga bang merong nababasa o nagsisinungaling lang siya na merong nabasa. Huwag ka magalala, mamaya na yan pagkatapos ng ano nyo, ng talakay. As of now, ang rule mo ngayon, magtanong ka kay Brother Makmak. Okay, next question. Okay, next question. Negative ka kasi dito eh. No? Dapat... Magtanong ka lang. Eh, diretso ba yung tanong mo? Tanong ka. Moderator's time. Brother Rosbe, nasa rules natin, no side comment. Please, direct question. Oh, okay, ito ang tanong ko. No? Sabi mo, hindi si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church, sino ang nagtatag nito, kailan ito itinatag, at saan ito itinatag? Oh, according sa sources niyo, si Constantine eh. According sa sources niyo ha, sa ano ha, sa Encyclopedia, Catholic Encyclopedia, si Constantine eh, inaugurated by Constantine. Ano sa Britannica nakalagay inaugurated or inumpisahan ni Constantine at nakalagay doon sa encyclopedia kanina founded at Nicene. Sino bang nagpatawag ng council sa Nicene? Si Constantine eh. Oh, basahin mo doon. Kaso hindi mo tinanggap 'yun eh. Wala akong magagawa, ayaw mo tanggapin 'yun. Kaya hindi 'yan una-una hindi mo nabasa sa Biblia 'yung next salitang book, hindi mo nabasa. Sabi mo Constantine 'yung nagtatag sa 325 AD. Ang tanong ko sa iyo, may nabasa ka ba diyan sa Nicene Creed na binasa mo? Constantine built or founded the Roman Catholic Church. May basa ka o wala? Categorical, yes or no? Nakalagay nga doon, the Catholic faith is founded in Nicene. Pag binasa mo yung ibang mga encyclopedia, inaugurated by Constantine. Objection, Mr. Moderator. Yes, anong objection? The question is categorical, it must answer categorically, no? Yes, may nabasa Brother Makmak. You are not responsive to the question, Brother Makmak. You are not responsive to the question. Hindi ka responsive sa question, bro. Ang tanong niya, may nabasa ka ba doon na si Constantine ang founder? Ang sinasagot mo, ang foundation ng Catholic faith is from the Nicaea. Hindi yun ang tanong niya. Brother Makmak, wait lang. Moderator's time. Hindi niya tinatanong sa'yo kung saan ang galing, kung sa ano ang foundation ng Catholic faith. Hindi niya tinatanong yun. Tanong sa'yo, may nabasa ka ba doon? May nabasa ka ba doon na si Constantine ang founder ng Catholic Church base sa sinabi mo? Yung tanong niya. Okay nga, ibig ko sabihin, Mr. Moderator, sana ganito din, no? Gusto ko layabot ko sa inyo, no? Mr. Moderator, pag sumagot ako ng categorical, pabayaan niya kung ano yung gusto kong sagot. Gustoin man niya or hindi, sa presentation na lang niya, ano, hen? Rumispeto dapat sa sagot. Kategorical ako, sabi ko yes eh. Regardless kung ano yung sagot ko, huwag niyo pakialaman. Dapat i-refute lang yan doon sa presentation. Nag-yes naman ako eh. Bro, moderator. Dapat bro, nasagutin moderate, ko. Bro, oh, sige. Moderator's time bro ah. Yes, nagsumagot ka sa categorical yes. Pero yung tanong niya kasi doon, may nabasa ka ba? Sabi mo yes. Tapos iba yung sinagot mo, Catholic faith. O foundation. Bahala na ako doon, bro. Bro, bahala na ako doon, bro. I repute yung trabaho niya. Sige, bahala ako sa sagot ko. Next question na lang ako. Yun dapat eh. Nasa rolling. Sige, next question na lang. Next question na lang. Yun ang gusto niyang isagot. Next question na lang. Hey, bro, Mac, no? Sige, next question, bro. In-expect ko lang, ha? In-expect ko lang yung sarili. Okay. Next question na lang, bro, Rosbe. Bro, Mac, dito sa World Almanac, the Book of Facts 2009, sa tema natin, Biblia at Standard Reference.
Dito, sinabi dito, Roman Catholic Church, traditionally founded by Jesus Christ. Ang tanong ko sa iyo, sabi, may nabasa ka ba dito na Roman Catholic Church is, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church? May nabasa ka wala, categorical? Oh, mag-yes ako ha. I-repute mo yung sagot ko sa presentation. Yes, may nabasa na hindi siya nagtatag. Bakit? Una-una, hindi naman sa Biblia yung binabasa mo. Pangalawa, yung nagsulat ng article, hindi confirmatory sa Greek original ang kanyang text. Pangatlo, modern source. Pang-apat, masyadong bias ang source. Bakit hindi Greek scholar yung sumulat? Kaya huwag mo ipilit dyan. Bibigyan din kita ng history. Ang Protestant din mismo, nagki-claim na sila New Testament din. Hindi magkabungguan ang history mo, history ko. Next question. Biblia tayo. Balik kayo sa Biblia. Sabi sa World Almanac, Roman Catholic founded by Jesus Christ. Sabi mo naman, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church. Sabi mo, may mabasa. Ang tanong ko sa iyo, saan dito sa talata sa World Almanac na sinabi Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church? Saan? Sagot. Oh, hindi categorical yan ha. Pabayaan mo ko sa sagot ko. Una-una, hindi yan biblical. Huwag mo akong basahan na kung ano-ano mapulot mong mga sources na hindi din biblical. Kasi ang daming mga nasa sources ngayon, nagki-claim na sila yung New Testament, hindi naman nila mapatunayan kung biblical. Kaya kung yan ang puntong ipalabas mo, tatanggapin mo na ang mga Protestante ay galing sa New Testament. Tatanggapin mo din dapat yun. Kaso kontra na yung sistad mo. Biblical tayo. Next question. Sabi mo kanina, hindi tatanggapin kasi hindi totoo, kasi nag-claim lang na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Hindi. Oh. Totoo. Bias. Yan yung sinabi mo kanina. Ang tanong ko sa iyo, may nabasa ka ba na ang World Almanac in the Book of Acts na nagsabi na Jesus Christ is founded of Catholic Church? Ang tanong ko sa iyo, may nabasa ka ba na ang World Almanac ay bias at ito ay hindi totoo? May nabasa ka o hindi? Yes or no? Meron! Bakit? Kasi hindi biblical. At nakalagay sa iyong rccanswers.com na claim lang ninyo dyan. The only true church, the one true church claiming to be founded by Christ is Roman Catholic. Nabasa dyan, no? Sa Catholic Answers. So, nag-claim lang kayo. Yes, anong objection? So, hindi ko tinatanong. Tinatanong ko pa sa Stanley. So, ito yung ito muna sa sumagot. Hindi ko pa tinatanong sa Biblia. Tinatanong ko sa standard reference. Dito mo sa sumagot. May nabasa ba siya na bias ang World Almanac? Oo nga. At hindi totoo. Saan sa World Almanac na hindi totoo at bias ito? Sagot. Huwag kang sumagot sa Biblia. Dito ka muna sumagot. Bakit mo ko pakialam sa sagot ko? Anong klase? Diktador ka? Pabayaan mo kung sagot ko. I-repute mo kung kaya mo i-repute. Moderator's time. No side comment. Hindi, sagot ko yun, brother. Sagot ko yun. Time ko yun. Tapos na siya nagsalita. Bro, may tanong siya. Nangangatwiran ka. At ang pangangatwiran mo is side comment. Hindi, bro. Sagot ko yun. Pakiulit mo yung tanong mo, Brother Rose Bay. Pakiulit mo, Brother Rose Bay, para mag-guess mo anong tanong. Sagot ko yun. Sabi mo, next question. Sabi mo ang World Almanac, bias ito kasi nakalagay Jesus Christ founded the Roman Catholic Church. Ang tanong ko sa iyo, saan dito mabasa sa World Almanac in the Book of Acts na bias ito at hindi ito totoo? Saan ito mabasa? Ay, nandiyan nga. Wait lang. Para refresh sa tanong ha. Para makita ng mga audience kung sumasagot ba talaga si Brother Macmac. Brother Macmac, ang tanong niya sa iyo, mababasa ba? Pag sinabi mababasa ba, talagang mababasa may letra. Mababasa ba sa World Almanac in the Book of Facts? World Almanac in the Book of Facts na ang World Almanac in the Book of Facts ay bias. Mababasa ba o hindi? Yan ang tanong niya. Please, brother, sagutin mo. Objection. Medyo magsagot. Sagutin ko lang yung moderator. Ano? Brother, huwag mong dagdagan, brother, na sinabi niya letra. Wala naman sa tinanong kung letra A. Ikaw nagsasabi niya letra A. Huwag kang mamagitan ka lang ng pata. Moderator's time, no, Brother Rose Bay. Yes, Brother Rose Bay. For clarification, Brother Rose Bay, ang hinahanap ba sa kanya, letra o hindi? Letra. Yung peso, pahina. Saan mababasa? Sinabi kasi ng bias at hindi totoo. Gusto ko, malang malinaw, saan natin mababasa sa talata o sa pahina na sinabi na ang World Almanac ay bias at hindi totoo.
Okay. Meron nga dyan yung sumulat ng article, bias nga. Sinasagot kita eh, i-repute mo na lang. Hindi mo kaya yung sagot, i-repute mo eh. Kaya mo naman, malaya ka na ma-repute. Isang oras i-repute after nyo dito eh. Alis na kami dito eh. I-repute nyo. Ang sagot ko, ang bihira ko, maubos yung battery ko eh. Dahil kaka-objection mo, alis ako dito eh. Hindi maayos pala itong kausap ko eh. Natanong ko eh, palata, page ba page? Or yung... Pabayaan mo nga ako sa sagot ko. Relax ka lang, makinig ka lang, i-repute mo lang yung trabaho mo. Kung galit ka sa sagot mo... Teka. Moderator's naman. Time. Moderator's time. Nagkakagulo na kayo, ha? Hindi kasi, hindi maganda brother John. Brother Rosbay, palitan mo na lang yung tanong. Palitan mo na lang yung tanong para maubos na oras. Next question. Ito lang tanong ko sa iyo para malinaw sa lahat, may mabasa ka ba sa standard reference na nagsasabi, kahit isa lang, Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church? May mabasa ka o hindi? Categorical, yes or no? Oh, basahin ko dito. Oh, sa Britannica. Ang sabi sa Britannica, ayan ka na naman. Hindi maganda yan. Objection. Respect mo yung sagot ko. Ano klase? Objection. Objection mo lang. Yes, objection. Patapusin niya ako, Mr. Moderator. Hindi ako makasagot ako. Naka-object niya eh. Meron nga. Sabi ko na meron. Wait lang. Brother Rosbe, wait lang. Nagtanong ka kung may mababasa ba siya, babasahin niya sa Britannica. Makinig ka na lang kung meron ba. Brother Makmak, proceed. Opo, salamat po. Okay, Britannica. Ang sabi dyan, Pope Gregory I reigned 596-04 more than any pope before or after laid the foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. Tanggi ka ba dyan? O sige, tanggihan mo yan. Yun ang sagot ko, ha? Repeat mo, sige. Objection, Mr. Moderator. Oh, yan. Yes, anong objection? Santo Papa, yung tinatanong ko ba? Bro, Rosbe, yun ang sagot niya sa tanong mo. Mag-follow-up question ka na lang. Oo. Gawa ka ng construct ka ng tanong mo. Later's time, no side comment. Okay. Ito ang tanong. No. Oh, sige. Saan mababasa sa standard reference na mas mababasa talaga na nagsabi letra po letra, ha, hindi ito yung punta sa Pop or sa Dupapa, mabasa talaga na Jesus Christ is not the founder of the Roman Catholic Church? Kahit isa lang, bigyan mo ako. Huwag mo kong pakialaman sa sagot, pwede categorical yan, umayos ka, eto sagot. Kalma ka lang, pakinggan mo lang yung brother mo, hindi naman kita inaaway eh, hindi pasit ko yung point ko. Ito, binasa ko na, oh. Sasagutin ko ba yun? Sagutin mo, bro. Sagutin mo diretso. Oo. Sabi dito, hindi si Kristo nagtatag. Bakit? Ang nagtatag si Pope Gregory. Lay the foundation for the Roman Catholicism of the Middle Ages. Pope Gregory I, reign 590. This is a Britannica encyclopedia. Hindi ako inimbento to. Ikaw mismo nagsabi, pag Britannica, okay sa'yo. Ngayon, tututol ka na pala. Hindi ko alam sa'yo. Okay, yun ang sagot ni Brother Makmak, no? Masyadong hot in here. Okay, ang nanonood ngayon sa atin sa Facebook ay umaabot ng 184. At sa YouTube naman is 304. Yan, so marami talaga nanonood, no? Yeah, Brother Rosbe. Buti ito na pili mo, marami nanonood. Sir Jan. Kukluso na po ba? Oh, mag-conclusion na. Ikaw yung mag-conclusion, bro, for 5 minutes. Okay. Wait lang. Sorry po. Ano ko muna yung time. Clear ko muna yung time for 5 minutes. Yan. Set. 5 minutes. We'll start pag nagsalita ka na, Brother Makmak. Opo. Maraming salamat po. Una, humingi akong pasensya sa ating moderator, sa ating mga anak. Panauin dito ng mga kaibigan. Ganun po talaga pag religious debate, not necessarily kailangan mo magmura. Pero hindi naman ako nasa ganitong usapang live.
Doon talaga in-emphasis ko talaga kasi sa maski sa preaching na iba-ibang lugar na ramdaman namin sumisigaw yung mga preacher, hindi naman sila galit, no? In-emphasis empathetic preaching tawag doon. So in-emphasis ko lang yung punto ko. So wala sanang magalit sa akin, mainis sa akin, no? Okay naman eh. The reason na napatunayan ko dahil una malinaw ang Britannica na hindi kayo hindi si Kristo nagtatag. Claim lang ninyo 'yon. Pangalawa, si Pope Gregory may nagsasabi si Pope Gregory nagtatag. Tapos may nagsasabi si Constantine. Ibig sabihin, yung Roman Catholic Church magulo ang history. Magulo. Hindi kagaya sa Baptist, una-una Matthew 3:17, Jesus Baptist he is. Naka-address sa katagang Baptist si Kristo. Walang pagtatalo. Eh walang mabasa si Kristo Catholicos Romano o Romanios. Wala eh. Kaya hindi niya napatunayan kasi tinanong ko mayroon bang Romanios na Catholicos Iglesia sa Biblia isang talata. Eh wala daw. Tapos napatunayan, sabi mo may sa kutuso mo, napatunayan ko po mga kapatid. Napatunayan ba yun? Sabihin mo wala. Pag sure, oy. Hindi totoo yan. Ha? Bisaya naman ta dito eh. Bisaya naman ta tanan eh. Oh. Muna ang kanangkuan, dili mi mo to o ana kasi kuan man na claim ra man na wala man sa Biblia kaya ang napatunayan natin na hindi niya naitatag yung kanyang iglesia na inaniban niya pero kung gusto niya diyan eh wala nang problema religious freedom naman yun sa inyo yan diyan kayo problema as long as may kilala kayo na may Diyos na banal may Diyos na mabuti gumawa ka ng mabuti oh hindi naman ibig sabihin may Diyos ka may reliyon ka masamang tao ka na hindi naman tayo ganoon di ba. Ang it is a matter of doctrine, it is a matter of truth, consistency and biblicality, no? Ang ating talagang tinitimbigan. Oo. Ngayon, medyo malungkot ako dahil una, puro objection. So ngayon, soul winning time tayo. Gusto ko i-soul winning na lang. Mga kapatid sa mga nanonood sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako na your numerous watching around the world, ako po yung nabibigay ng isang mensahe patungkol sa Biblia na sinasabi na Biblia mayroong pag-asa sa sangkatauhan. At ito'y pag-asa na ginagawa ng Diyos sa mga tao na maaring ang mga tao ay walang sagot sa kanilang buhay at meron silang katanungan na hindi nila kayang sagutin. At ang kasagutang ito ay nasa Biblia. Na ang sinasabi ng Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao upang siya ay tumubos sa ating mga kasalanan, namatay siya sa krus ng Kalbaryo sa kanyang katawan, at siya ay pinako na danak yung kanyang dugo upang tubusin ang ating mga kasalanan. Siya inilibing at nabuhay ng maguli mula sa pangapatay at siya inangako sa mga sino mang sasampalataya Juan 6:47 na ang sumampalataya sa kanya bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pag-asa po mga kaibigan na ito po'y matamo ng isang taong naliligaw at walang kaligtasan at walang katiyakan sa kanyang sarili na meron palang isang Diyos na nagkatawang taong magpapatiyak sa kanya upang siya'y maligtas. Napakagandang pangako na hindi kayang patunayan ibigay ipangako ng sino mang politiko ni ng mga religious leaders. Tanging si Kristo lang po. Kaya kung ikaw man sakaling hindi mo alam ang iyong patutunguhan, kung ikaw may sakaling mamatay sa oras na ito, iwanan mo ang lupang inaapakan mo sa hindi mo alam na oras, naway tanggapin mo si Kristo na siya namatay para sa iyong kasalanan at siya ay nabuhay ng maguli upang tayo'y mapatuwid sa Roma 4. Kaya ikaw po'y mapalad pag iyo pong tinanggap si Kristo, ipinahayag mo sa iyong mga labi na si Panginoon binuhay ng Diyos katlong araw, ika'y maliligtas ang sabi sa Biblia sa Roma 10:9. Mapalad ka kapatid, no? Kung ito po'y gagawin mo. Si Kristo ang iyong tanging daan, buhay at katotohanan upang ika'y maligtas. At tumalikod ka sa iyong maling pananaw ng kaligtasan sa own way mo. Isaiah 53:3 na nagkanya-kanya tayo na para mga tupang naligaw, nagkanya-kanya ng mga pamamaraan. Doon po tayo naligaw. Kaya bumalik po tayo sa tunay na daan. Si Kristo po, Juan 14:6. Maraming salamat po. Binabati ko po ang buong panauhin na nanonood sa live. Okay man ang mga comment or hindi, accepted ko po yan. Expression po yan. Freedom of expression. At napapasalamat din po ako sa mga sumusubaybay na mga defenders ko, sila pastorean, supportive, sila Dino Diaz na nandito at ang buong kabaptist defenders na patuloy po na nagbibigay ng support. No? Ako po'y nagpupuri sa Panginoon sa inyo pong mga buhay mga kapatid. Ganun din sa mga Catholic friends po natin. Puri ng Panginoon sa inyo mga buhay. Salamat po sa inyo. Naway tayo po'y magmahalan magkaisa bilang kumikilala sa isang Diyos. At kalaban natin yung mga maling Diyos. Tulad ng Islam. Hallelujah. Natapos na yung 5 minutes niya. Bigyan naman natin kay Brother Rosby sa kanyang 5 minutes final conclusion. Brother Rosby.
Salamat Mr. Moderator, salamat din kang Brother Mark, no? So nirespeto kita as apologist sa Baptist defender, no? So kahit hinamon mo pa si Brother Wendell, no, sa debate, no? Huwag mo muna siyang hamunin sa national debater namin, no? Dito ka muna sa maliit-maliit lang na defender sa Catholic Church, no? Kasi malabo yan, no? Manalo ka doon. So, so sa 5 minutes na stand ko, no? Na hindi mo talaga napatunayan na si Kristo ay hindi nagtatag ng Roman Catholic Church, no? Yung style mo, paliko-liko ka kasi, no? Wala kang papuntahan. Kasi pag tinatanong ka, umiiwas ka na naman, no? Sabi mo pa, si Kristo ay nagtatag ng Baptist Church. Tingnan mo dito, malaki ito. Webster Dictionary, Baptist. Sabi dito, Baptist, a member of worldwide Christian Protestant denomination. Christian denomination pala kayo. Protestant. No, protestante. No? So, kaya pala, yung kanina, natatakot ka na babasahin sa Muslim Moderator kasi nga ginamit mo tong CCC, gumamit ka ng hindi pala totoo. Sinabi mo may mabasa na hindi si Kristo ang nagtatag ng Roman Catholic Church. Pinabasa ko, hindi mo man nabasa. So therefore, no, nagsisinungaling ka kapatid. So klarong-klaro diyan sa mga yung mga viewers natin ngayon, no? Tapos, ano ba ang true church or iglesia ang itinayo ni Kristo? Ating basahin dito. Sa Dwight Rims, no? Dito natin mabasa sa Leviticus chapter 17 verse 3. Dito natin mababasa na would be acceptable to God out of His true temple, the one holy Catholic Apostolic Church. At dito sa Baxter, mababasa natin one Catholic Church, John chapter 10 verse 16. At dito sa Romans chapter 11 verse 27, they shall be grafted into the Catholic Church. At dito, basa natin sa Greek, may nabasa dito, Hymen on Ecclesia Catholic. So ano daw? Ecclesia Catholic, Catholic Church, the same yan. At ano bang mababasa natin dito? Sa New Book of Daniel, volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in the upper room of Jerusalem almost 2,000 years ago. This church may be described that Jesus Christ founded. So klarong-klaro, hindi mo yan nag-iba kasi wala ka namang tao na na-representa na kung hindi si Kristo, sinong tao nang nagtayo, saan niya itinayo at kailan niya itinayo. So therefore, sa aking tindig, no, grabe, napaka strong ng aking foundation ngayon, no, hindi mo kaya nag-iba. Sorry kapatid, no, apologista ng Baptist, no. Huwag mo lang hamutin si Brad Windel, si Brad Jando, no. Dito ka muna sa mga maliit na defender, huwag ka muna umangat doon sa malaki. Hindi mo nga napatunayan dito lang sa mga maliit na defender, doon ka pa sa mga national debater ng Catholic Faith Defender, no? So therefore, mahina yung pag-argumento mo na ginamit mo kanina. Hindi mo lang iba at napatunayan ko sa Biblia at sa standard difference, no? At anong sabi dito sa Roman Catholic Church? Sinabi dito, Jesus Christ founded the Catholic Church. Nabasa natin, no? Ano pang mga referensya? Equally valid definition of the Catholic Church, International Encyclopedia, volume 20. No? Equally valid definition. So ang Roman Catholic Church, ang Catholic Church, equal valid definition. Pareha lang po yan. So therefore, itong si Brother Mark, sorry, sad to say, no, nirespeto ko yung freedom mo as a debater, no? Apologist of the Baptist Church. Anong sabi sa Roman Encyclopedia Britannica article? No, sinabi dito, Roman Catholic Church traces its history to Jesus Christ and the apostles. No, claro, ang Roman Catholic Church lang ang maka-trace back to the apostles. Kasi at mga Katoliko kasi sila Catholic Christian Church, Roma 11:20. Roma 11:20, Catholic Christian Church. So sila para mga Kristiyano, mga Katoliko para ang mga apostoles. At si Kristo, Katoliko din, sabi sa banal na kasaysayan ng ating binasa. So therefore, mga kapatid, so sinabi dito, traces back to the apostles. Yung Baptist, hindi naman makatrace back. Kasi sinabi dito, yung simbahan nila, 17th century, tinayo ni John Smith. So therefore, hindi mo talaga mapatunayan. No?
So, ang mga tanong niya, napakalayo. Hindi. Hindi ko okay, natapos na ang 5 minutes na final conclusion ni Brother Rosby, isang converted pastor from Born Again. No? Ang nanonood ngayon sa ating Facebook ay nasa 174 at ang nanonood sa atin sa YouTube ay nasa 284. Yan, so marami pa rin nanonood, no? Okay, ganun pa man, wala nang magsasalita tungkol sa topic ha. Bigyan natin huling pasasalamat at mensahe si Brother Makmak. Una natin Brother Makmak as the negative side, Brother Makmak. Opo. Sige, maraming salamat po sa lahat. Urin po ang Panginoon. Pasalamat po sa Panginoon sa pagkakataon na ito. Kausap po at makilala po na yung kaibigan na si Brother James, ako. At welcome po rin ako na makipagtalakayan. Sports lang kasi ako, hindi naman ako mahilig sa mga credentials. Sa akin, kung sports kausap, hindi pag-usap natin, doktrina lang naman, hindi naman tayo magsusuntukan eh. Yo, salamat po, Brother Jando, sa buong panauhin dito po sa kabuuan ng Punto Por Punto, sa mga facilitators, sa recorders. Salamat po sa inyo. Ako po yung sobrang nagagalak sa inyo po. No? Ingatan naman kayo ng Panginoon. Kay Brother Rosby, salamat din bro sa iyong pagtanggap dito at pag-anyaya. No? Salamat sa iyong pag-ano sa akin. No? Kaibigan pa rin po tayo, no? Bilang mga kapatid. So salamat din po sa aking mga kaibigan sa mga Baptist. Sa mga nanonood, no? Nawa ay ang pagpapala ni Kristo ay sa atin po hanggang sa kanyang pagbalik. Maraming salamat. Yun lang po sa akin, Mr. Bro Jando na kapatid. Okay, thank you, Brother Makmak. So, paalala ko lang sa mga nanonood ngayon ha, na ito ay talakayan lang sa harap ng camera. Kasi kaming mga talakayanista, pag nasa harap ng camera o ng mikropono, para talaga nagbabangayan. Pero pag nagkita yan sa kalsada, nasiraan ng gulong yung kaibigan, yung katunggali niya, tutulong yung katunggali niya. Ganun talaga kami. No? Amen. Pag nasiraan yung gulong ng tricycle niya, uy, ano nangyari? Nasiraan ako, Brad. Oh, may gulo ako to extra. Tulungan kita. Ganun tayo. No? Amen. Sa harap lang ng mikropono at camera, parang nagbabangayan. Pero sa likod, hindi naman ganun. Okay, bigyan naman natin sa ang ano naman, ang pasasalamat naman kay Brother Rosby, isang converted pastor from Born Again. Brother Rosby? Okay, salamat no sa lahat ng nakikinig sa mga viewers natin sa Punto Por Punto. So, at sa ating moderator, no, Brother Jando Alabado, no? At pinapasalamatan ko rin lahat ng mga Catholic Defender na nanonood, no? Especially dito sa mentor ko, no, si Brother Noel Paisunes, no? Sa pagbigay niya lang sa akin ng mga more standard reference, no? At kang Brother G1 Paisunes, no? So pinapasalamatan ko lahat, especially kang Makmak, no? Baptist Apologist Defender, no? Sa ating magandang talakayan. So sana may ikatlo tayo na debate next time, no? So, wag ka muna kang wonder talibong dito mula sa akin next time. So, pinapasalamatan ko lahat sa Punto Por Punto. So, palagi tayong mag-subscribe dito sa Punto Por Punto. Para makakita tayo ng mas magandang talakayan. So, God bless sa lahat. No? Okay. Thank you, Brother Rosby. Yeah, doon po sa mga gusto magipagtalakayan po with Punto Por Punto, contact lang po kayo sa Facebook namin, Facebook ko. Huh? At ako na yung magwaharang na mag-i-spread doon sa mga kasama natin. O kung may invitation na, Brad, gusto ko magipagtalakayan sa inyo, welcome na welcome po. Yan. Dahil dito sa Punto Por Punto, kasama dito ang pag-iimbestiga sa doktrina, kung tama ba o hindi. Yung mga nanonood, ang bigyan natin ng pagkakataon na maghatol kung talaga bang sincere ang mga pagsagot o hindi. Ayan din sila mag-isip. Total, dito sa programang ito, yung mga Katoliko, nagiging ano sila? Yung dating Katoliko na konti lang yung alam, pag nanood ng Punto Por Punto talaga, mabubuksan ang inyong kaalaman. Okay? Maraming salamat sa inyo, Brother Rosby, sa iyong oras.
Tsaka si Brother Macmac ng Baptist Defender. At saka Bro Rosby, regards mo ako kay ano kay Brother Paisones diyan, yung mag-ama. Regards mo ako, yan. Oh, yan, no? At saka kay Brother G1. Nasaan na kay Brother G1 ngayon? Ba't wala si Brother G1 diyan? Okay?